masama. Kaya saludo kami sa mga mabuting niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, Wanted sa Radyo. Magandang hapon mga kapatid, and welcome po sa Maksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapi at mga kapatid, ngayon po ay February 19, 2024. Ako po si Shari Roman at nakakasama po natin ang alas 4 ng hapon na ni Aina Magpale. Yes! Good afternoon, Shari, at good afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng mga netizens na nanonood sa atin ngayon. Saan man kayong sulok ng mundo, kayo ang nasa puso ni Senator Idol Rapi Tulfo. Iyon! Good afternoon po sa ating mga OFW at sa lahat po ng mga magagawang Pilipino. Okay. Panawagan lamang po tayo, mga kapatid. Meron po ditong nagsaoli po si Mr. Renato Nerval na 60 years old po, na isang taxi driver po. At naiwan daw po itong backpack po sa loob po ng minamaneho niyang taxi. Ito pong black backpack na meron pong laman ng mga passport na sa pagmamayari po ni Mr. Sabiano Habellion. Huling pasahero po na naisakay from PTEX to 5-star Pasay. Dala po, laman po ng backpack po ay ang mga NBI clearance, mga damit. So sa mga nakakakilala po kay Mr. Sabiano Habellion o Mr. Sabiano Habellion, nandito po ang inyong mga gamit sa aming tanggapan sa TV5 Media Center Alliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Ayan po, sa mga nakakakilala, Mr. Sabiano Habellion. Taga saan si Mr. Habellion? Walang Pangasinan. Pangasinan. Paano natin nalaman na taga Pangasinan siya? May NBI clearance po. Ayun. Ah, sa NBI clearance. Walang cellphone number or contact details doon? Okay, mukhang bagong-bago ang nakuhang passport. Hindi pa nagagamit. Hinahanapan ko, baka mamaya, baka umuwi ito. Mukhang paalis pa. Ay, pero hindi eh, luma naman na yung passport eh, na-issue noong 2022. Pero wala pang tatak. Wala pang tatak. So, hindi pa ito nakakaalis. Baka nag-aayos ito ng mga dokumento. Mga papeles. Oo, mga papeles. Yung mga clearance eh. Bago ba yung NBI clearance? Opo. Ngayon nga, lang, bagong lang ano ito. Sabiano Habellion. Paalala ko lang ano sa ating mga netizens, lalo na yung mga ating mga OFWs. Dito po sa lukod ng passport ninyo, meron nakalagay dito na pwede ninyong isulat kung sino yung next of kin o yung gusto ninyong matawagan kung sakasakaling mawala, mahanap ito o may mangyari sa inyo. Ayan o. Sakaling maaksidente, ay huwag naman, o mamatay ang pinagkalob, mangyaring ipagbigay alam kay... Yan, in case of, para bang ano nila, Shari? Para contact other than sila, no? Kasi para ma ano rin. Dito naman sa NBI, ito bagong-bago. Ayan, no. Ayan po. Sa mga nakakakilala po kay Mr. Sabiano Habellion, pakisabi na lang po, nandito ang kanyang mga gamit sa TV5 Media Center, Reliance Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. And pakihanap po si Clarice. Di pala, 2023 pala na issue ito, pero valid pa hanggang na February 20, bukas. Yeah. Okay, and ito po mga kapatid, ako na tayo sa ating unang sumbong atraksyon. Pero bago ang lahat,
Nais naman po naming ipabatid na kung kayo po ay isang OFW o nasa probinsya, maaari po kayong magpadala ng kahit isang representative po dito sa aming tanggapan. Marami pa rin po kasing nagko-comment kahit sa comment section po ng YouTube, ng Facebook, na kung paano po humingi ng tulong sa amin. Lagi po namin sinasabi na pumunta lamang po dito sa TV5 Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Huwag po kayo maglalagay ng mga sumbong po ninyo sa comment section, dahil naiiwasan po natin, para maiwasan po natin yung mga nagpapanggap, nagme-message sa inyo at nagpapanggap po na staff ng Raffy Tulfo in Action. Okay. Isang gym owner po na si Ma'am Jennifer Valdehueza ang nirereklamo po ang kanyang nirereklamo po ang misis ng customer niya sa gym dahil pinagbintangan daw po siyang kabit. At ginugulo daw po siya araw-araw sa Messenger. Alamin po natin yung buong detalye. Ma'am Jennifer, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo po, Madam. Andito po ako dumulog sa inyo kasi nung una po, binablotter ko po siya. Kasi may ano po, may concerned citizen pong nag-forward sa akin, kapitbahay. Actually po, hindi po ako member nitong page namin. Kasi ako po, nagtitinda kasi kay online seller din ako at the same time. So, nagulat po ako kasi pinost po ako sa social media na kung Tagalog po yung translation niya, na sino pong nakilala tong babae nito. So, anyone knows this woman here? Thank you. May picture niyo? Opo, may ito po. Mo. Okay. Ito po. Okay. So, di ko po alam kung ano pong comment doon. Kasi ang concern ko, hindi po ako member doon eh. Sa lahat ng page, kasi daming page namin sa subdivision namin. Nagkataon po, hindi ako member dito eh. So, hindi ko po alam kung anong concern doon or comment. So, lumabas ito at binigay sa iyo ng isang concern citizen na kapitbahay po, na member siya doon. Pinoward sa akin. Sabi ko, hindi na po niya mano kasi mga ilang ano siguro na delete na to eh. Ay, natanggal na, na-delete siguro, na. Siguro, parang na-screenshot niya. Kaya, inano niya, anong concern niya? Hindi ko po alam eh. Tapos, pinablotter ko po siya kasi nag-message po sa akin. Okay. Kasi, nilalandi ko daw asawa niya. Actually, hindi ko po member, customer yung ano po, yung lalaki yun. Kasi asawa niya daw yun. Pero, hindi mo customer? Na-meet pero ko kilala po, mo? Na-meet ko po siya nung nag-opening po ako ng gym noong August 15. Kasi August 15, 2024. Oo, 23, pero hindi siya nag-apply for membership? Hindi wala po, na kayong ibang po. Kasi yung gym ko po is for women po siya, pambabae po. Ah, okay. Okay. Opo. Tapos nung nag-opening noon, nandun po yung mga friend ko eh, yung mga Tapos na common friend po din siya eh. Okay. So na-meet siya. So ay in-invite. Tapos, yun nga po, sabi, nagulat na lang din ako kasi nung time na yon, ayan po. Okay. Pero itong mga litratong ito ay nakuha ayun sa ang sarili mong... Sa bahay po, yung gym namin. Pero sinong kumuha ng mga litratong ito? Picture po. Ikaw? Ikaw rin na nag-post? Opo. Nagulat na ako ngayon. Wala na po yan sa post ko, ma'am. Bakit wala na? Di ko nga alam po. Pero kasi ikaw ang nag-post? Opo, ako po nag-post. Di ko na po ma-view. Sa hindi ano po? Ma-view. Okay. Oo, pwede ko ba yan ma-edit or maano siya matanggal? Kasi ikaw ang naglagay, yes, di ba? Po. Unless merong nag-report. Yes po. Tapos tinag ko po sa mga friend ko pong pumunta doon. Pero marami itong mga litrato ito. Opo, hindi yes lang po. Yung hindi litrato lang siya. Kung saan hindi lang yun lumalabas po. Opo, yung... Okay. Yes po. So ulitin ko, August ito, 2023. August 14 po siya. Oh, 2023, last 23, year lang yes ito. 23, yes po. Okay. Ang nirereklamo mo ngayon ay tungkol sa harassment na natatanggap yes mo po doon sa allegedly asawa. Oh, yes po. Na-meet yes mo na ba ito personally? Hindi yung wife? Po siya, okay po, ma'am. Never mo siyang na-meet. Ito namang husband niya, nagkaroon ba kayo ng ibang transaksyon or pagkikita in the period, in the intervening period? Long time na yun, ma'am, kasi yung friend niya po, kakilala po namin doon, close ko po siya. So, napunta common friend po siya nung time na yun kasi nag-open yun okay siya. Ng so, hiram, sa opening lang? The following day po, pumunta sa bahay kasi manghiram po ng barina. Kaya napicturan po doon sa kapitbahay namin na nakatapat. Barina? Opo, kasi nag-ano din ako, masonry works. Kasi nagtatrabaho ko sa construction work. Ah, so marami kang racket? Yes po. Marami kang racket. So ito naman, business naman yung pinunta doon. Pero sinamahan nung common friend? Hindi po. Hindi. Opo. Okay. Si Shell lang nagpunta doon. Opo. Oo. Nasoli ba ang barina? Opo, nasoli okay naman po. Ilang araw ginamit? Mga 3 days po ata. Chinarge mo naman? Hindi ito kaunawa lang? Hindi po, okay. So, chinarge mo? Pinabinayaran niya?
Hindi naman po kasi friend nga siya, nang hiram lang saglit. Ah, oh. Okay. Sige. Bukod dun? Wala na po. Wala na. Mm-mm. Kailan nagsimula itong mga pagsusulat na ito, pagpapadala ng mga messages, tsaka yung pag-post? Nung time na yun po, na nangyari na nga ito na post, tapos yun, nag-message siya sa akin, tapos pinagkakalat po sa mga kapitbahay namin, eh, kapitbahay talaga yung katapat nila, na okay. Pinover din sa akin na, ano daw, ako daw malanding babae, tapos salot sa lipunan. Ano ba yan? Group po. Chat yan? Hindi group po, chat? Personal po. Tapos pinorward lang po sa akin. Ito po ay. Okay, so pinadala sa specific persons. Oo. Okay, nandito ngayon sa linya natin, sa line 3, ang Mr. mismo. Yung nung nare-reklamo, si Kenneth Morano. Kausapin natin ha. Alam ba niya itong nangyayaring ito? Di ko po alam kasi wala po akong contact, sige, ma'am. Sige, tanungin natin ngayon. Nasa line 3 natin, ex-army ito, pero civilian na lang. Kenneth, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, ma'am. Oo. Kenneth, nandito ngayon ang isang gym owner, parang kapitbahay yata ninyo ito or kasubdivision, si Ma'am Jennifer Valdehuesa. Kilala mo ba siya? Nakilala po yan, ma'am. Nung time na yung nagbukas daw siya ng gym, tapos yung kapitbahay ko, inakit ako doon para kumain. Okay. Bukod doon, meron kayo isa pang pagtatakbo, nang hiram ka daw ng barena. Tama ba ito? Oo, yun lang ho. Okay, bukod doon, meron pa ba kayong ibang transaksyon? Wala na ho, ma'am. Magkakilala ba kayo personally? Nag-exchange ba kayo ng text messages? Wala po. Hindi po, ma'am. Hindi. Bakit ngayon siya ang pinagdududahan ng asamo mo ba itong si Ma'am Lizelle Bernal Morano? Opo. Hanggang ngayon, nagsasama ba kayo? Hindi na ho. Kailan pa kayo hindi nagsasama? Nung last year, parang ganun ho. Mga kailan last year? Mga September po, ma'am. September. So, sa makatuwid, katatapos lang nung gym na opening. Kasi August yung gym opening eh. Tama ba? Opo. Opo, tama? Ma'am. Yes po. Oo. So, pagkatapos nun, ano naman ang dahilan, Kenneth? Bakit kayo nagkahiwalay ni Lizelle? Kasi ho, ganito ho yan. Lagi ho kami nag-aaway niyan. Kahit sino-sino na lang ho pinagdududahan po ako na may babae. Ang account ko sa Facebook, siya po yung gumawa. Paano ko mang bababae, ma'am? Okay. May mga... Laminsan nga, nung nandun nga ho ako sa kanila, hindi nga ako makalabas ng bahay kasi hindi nga ako pinapalabas. Okay. May mga anak ba kayo, Kenneth? Wala ho, ma'am. Wala kayo nang. Ilan taon na kayong kasal? Kinasal ho kami, 2018 po. 2018. So, ano pa lang, bago pa lang, mga 6 years pa lang kayo. So, 2018, naghiwalay kayo last year. So, 5 years kayo na nagsama, tama ba? Kasi may, ano na ho yan, ma'am? Hindi naman totally, nagsama po kami. Pero may time na, hindi po kami nagsama. Ay, ganun ho. Ah, so, parang medyo malabo na ang relasyon ninyo, ganun ba? Oh, kasi lagi ho kami nag-aaway ho niyan. Kailan pa naging malabo ang relasyon ninyo? Hindi, lagi ho kami nag-aaway eh. Kahit... Oo nga, kailan nagsimula na maging malabo ang relasyon ninyo? Matagal na ho, kasi naghiwalay na din ho kami niyan eh, dati eh. So, pangalawang hiwalayan na ninyo, yung itong 2023? Oo. Okay. Meron ba kayong, eto may nagtatanong, wala ba talaga kayong something ni Jennifer? Wala po, ma'am. Wala ho, ma'am, kasi hindi ko naman ho siya personally kilala. Okay, hindi mo siya kilala. Pero bakit siya ang pinagdududa? Meron bang iba? Meron ka na bang ibang kinakasama ngayon? Wala ho. Wala din? Wala ho. Wala ho, ma'am. Kailan kayo huling nagkausap ng asawa mo? Nung matagal na ho, hindi ko na ho matandaan. Pasko? Parang... Hindi. Oo. Hindi po. Hindi rin. Okay. Standby ka lang dyan, Kenneth, ha? Jennifer, kailan ang huling panghaharas o pagpapadala ng message sa'yo ni Lizelle? Di ko na po maano siya, ma'am. Parang nandito lang naman po din yun. Kasi pinaforward po ng kapitbahay namin. Kasi hindi natatapos eh. Ito, ano. Uh-oh. Ilan na bang nasirang tiwala nang mag-asawa ang nagawa ni Jennifer na yan. Don't worry, kausapin ko sila. Madami pa rin nag-simpatya sa akin kahit di ako,
di daw siya kilala. Okay. To, kailan yan daw pinadala? Kailan yan nangyari? Nung ano siguro ma'am, sunod-sunod kasi yan eh, nung September, hindi ko pula siya nabigyan ng pansin nito ma'am kasi nag-training po ako ng butchery sa TESDA. Okay, so ngayon mo lang ito na-discover lahat. Oo, tapos nagkataon lang po nung itong kapitbahay namin, hinaharas po yung mga magulang. So maliit lang po yung subdivision namin sa Pasong Kawayan to sa General Dos. Mm. Nagkataon, nagkasalubong kami. Sabi niya, ito ato si Jennifer ha. Sabi ko, oh yes po ma'am. Mm-mm. Sabi, alam mo ba Jen, nagalit siya sa akin. Mm. Alam mo ba Jen, itong si Lisel, na yun po yung daughter-in-law ko, asawa ni Kenneth. Hindi ko po nga kilala yan ma'am eh. Concern ko po rin siyan sa akin kasi inaanaon ko. Ah, so inakost ka. Oh, nagagalit sa akin nagagalit siya. Nagagalit sa'yo dahil doon sa mga dahil nababasa dyan. Oo, dahil inaano sila, ano ba yan eh, hinaharas kasi ano-ano daw pinagsasabi. Mm. Sabi ko, di ko nga alam po kung bakit ganitong nangyari po sa akin. Kasi nga, actually ma'am, sinabi ko sa kanya talaga, in-open ko, pinos nga din ako ma'am eh, tapos binantaan pa ako doon sa ano, tinakot ako, tapos okay. Binablatter ko. Pinagbarangay mo na ba ito? Oo. Pwede mong tanggalin na lang. Pinabarangay mo na ba ito? Opo, yes po ma'am. Nagpakita ba? Nung ano po, hindi po kasi, naintindihan ko po yung saklaw ng ano, jurisdiction ng barangay kasi Katanduanes, hindi naman daw dyan nakatira. Sa ano ba ito? Sa PK2 po, General Trias po. Ah, General Trias kayo, pero siya nandoon sa Katanduanes po. Ah, okay, hindi nga, kailangan kasi magkabarangay yes kayo. Opo, yes po, naintindihan ko naman po. Okay, pero bakit, sino nakatira doon sa ano ninyo? Akala ko ba, May ano sila, unit po ata, tapos nakatira yung lola nila. Kaya okay. Napunta-punta so, sila. Opo. Nagpunta-punta lang doon. Kenneth, ikaw ba umuwi pa rin dito sa General Trias? May bahay po kami dito, ma'am. Pero hindi ka umuwi dyan? Doon sa General Dos. Nabisita na lang ho ako doon sa lola ko. Sa lola mo? Ang nandun talaga yung lola mo? Oo. Okay. Sinusubukan natin na makausap at mamatawagan si Ma'am Lisel Bernal Morano. Kasi para malaman din natin kung ano yung panig niya, no? Tinatanong ko si Kenneth kung nakausap niya, mukhang matagal na rin hindi. Jennifer, wala naman ng ibang bagong harassment sa messenger? Sa ano po nila, sa kamag-anak niya po, yung sa side nila, ma'am. Kaya nakikipag-coordinate nga sa akin na bigyan mo nga itong ano, Jen, kasi timing naman na hindi ka nababisi ngayon. Sandali, kanino siya nagpapadala ng message? Sa kamag-anak po nila, either sa lula ata. Kamag-anak po, kasi ni Kenneth. Po, yes po, na-open na po sa akin. Na kapitbahay mo. Opo. At yun ang nagsusumbong sa iyo. Opo, yes po. Okay, pero hindi ikaw ang person of interest dyan kasi ang pinapadalhan iba. Kasi po, yung last po niyang message sa akin, sinabi niya sa akin, no? Ito ma'am, basahin ko na lang. Ito po ba yun, ma'am, yung anong meron sa inyo ng asawa ko, bakit mo pinadadalhan? Bakit mo pinapadalhan ng pang-inom? Maghaharap tayo. Dami kong naririnig tungkol sa'yo. May asawa si Kenneth na nilalandi mo. Hindi mo kilala. Ang asawa ko, di yan mayaman. Palamunin lang yan. Wala yung trabaho. Awol na sundalo yan. Baka ipambayad ka lang sa utang yan. Huwag ka mag-alala. Maghaharap tayo. Baka mapahiya ka sa customer mo. Kailan yan? Ito po ay September 15, 2020. Yes po. So last year. Mm-mm. Pero ito, nalaman mo, kailan? Nung time na lang po na ng December, pinablatter ko kasi na-timing din na... Okay, December mo na pinablatter. Opo, dito po, pinablatter ko po. Kasi pero ano ma'am yung pinapadalhan daw po ng pang-inom? Oo nga. Ay, regarding po noon ma'am, nagkataon po ata na itong si Sir Kenneth ata na nangutang sa kapitbahay naming friend ko din ma'am, na naging friend din niya. Kasi nagtitinda ng iload to ng GCash. Okay. Tapos... nagkataon din po, nung time na yon na hindi pa ako nagbukas ng gym po, meron po kaming, nakapag-login po ako sa account niya. Ito si Yu Chan, yung friend ko po. Yung friend, sa friend kapitbahay mo. Din namin doon. Okay. Matagal ko na siya nakaibigan po is 2020 pa po. Okay. Tapos parang turing na rin namin magkapatid ba. Ano kinalaman ni Kenneth doon? Yun nga po. Minsan nabubuksan niya yung SIM ko, tapos nag-message or nag-video call ata, yung timing hindi ako naka-online noon, ang gumamit niyon si Yu-chan, doon siya nag-video call ata sila na mangutang siya ng load. Pero dahil ang lalabas na pangalan doon, pangalan mo? Pero hindi po, opo, kasi nagamit niyang account. O, pero yung nagpadala noon, si Yu-chan po, kasi yun yung nagtitinda ng... GCash ng po, load. Oo. Ang dami mo kasing racket, Jennifer, yes, kaya ka na... napagkakamalan siguro eh. Pero hindi mo talaga kilala to si Kenneth. Hindi po, ma'am. Ayan o, tinan mo. Klaruhin, tinan mo o, itsura.
Hindi po. Hindi. Pero na-meet ko talaga siya sa yung gym. Kasi friend nga siya lang ng close friend ko. Eh, anong gagawin natin dito ngayon? Ang ano ko lang po, concern ko, mama, kasi teacher to, ha? Yes. So, ang ano ko lang, grabe siya magsalita sa akin, mami. Okay. Kasi pinapahiya ako siguro sa ano, mami. Oo. Oo. Ngayon kasi, attorney, hindi po natin matawagan po yung si Ma'am Lizelle. Mm-mm. Pero ma'am, at least ma'am, medyo nalinawan din lahat kung sino man po yung nagsasabi na kayo daw po yung kabit ni Sir Kenneth. At least malinaw na yes po ngayon. Oo. Sir Kenneth? Hello po? Hello po. Opo. Sir, siguro gano'n na lang din po maganda. Kausapin niyo din po si Ma'am Lizelle na para wala na rin po siyang ibang nadadamay. Ako naman, meron ako suggestion. Kasi kasi teacher siya, di ba? Oh, yes. Medyo ano, maselan na pangyayari ito. Baka naman pwede tayong manghingi ng tulong sa DepEd District Superintendent kung saan siya nasasakop para makausap. Yung para lang maliwanag. At saka para siya rin mapanatag ang loob niya na hindi talaga totoo ito. Yes, wala tayong iba. I mean, hindi ka naman maghahabla o kung ano, di ba? Yung gusto mo lang na ipaalam na, o sandali lang, tigilan naman na ito. Huwag mo nang guluhin ang sarili mo. Sa totoo lang po, ma'am, hindi po ako talaga nakakatulog, ma'am, sa pang-aaral niya sa akin. Kasi, so, siguro, alam ko pwede natin i-explore yun. Oo. Ano po ang pwede niyang gawin na tingin? Siguro, i-refer lang muna natin sa district superintendent. Meron kasing mga ano yan, mga grievance procedures kasi it's more of a personal nature. But it goes into the actuations and the parang kumbaga the responsible person ng pagka-teacher niya. Yung baka kasi maapektuhan eh. So, baka pwede tayong humingi ng tulong doon. Okay. Kasi po, pati din ate ko po sa Bahrain, minisip po niya, nilalandik down yung ano ko daw. Okay, so, po. Siguro ito pwede nating ipaabot. Mm-mm. Parang ganyan, no? Ma'am, meron po ba na lang kayong mensahe kay Ma'am Lizelle? Mm-mm. I'm sure nanonood po siya ngayon po kasi hindi po sumasagot sa mga tawag po namin. Pero baka may mensahe po kayo, ma'am. Go ahead po. Ang ipapaminsahe ko lang po sa kanya po, bilang teacher po, maging role model po siya. Sa totoo lang po, hindi siya maging ano ba, magandang imahe. Kasi below the belt po, nagsasabi sa akin na ipapahiya daw ako. Ano bang nagiging ano ko sa kanya na wala naman akong ginawang kasalanan? Ilang taon ka na ba, Kenneth? 31 po, ma'am. 31. Si Lizelle, ilang taon na? 49. Si Lizelle? 49? Mas matanda sa'yo? Oo. 31 tsaka 49. 18 years? 17 po. 17? Ata, mga kasi 17 years. Ikaw, 14. Jennifer, ilang taon ka na? Ano po, mag-40 na po ngayong June. Mag-40? Opo. Babata pa ninyo. Pero hindi magandang ano yan, hindi magandang imahe nga ng ano. So, sige, anong... Kasi... Ma'am, message niyo na lang po for Ma'am Lizelle. Message ko po sa kanya po, yung ugali po niya parang hindi ano po, oo. Ma'am, ikaw ma'am po ay bilang isang teacher po. Kailangan po siguro i-ano po yung ugali na pwede naman po pupunta ka sa bahay, kausapin ako. Hindi yung haharasin ako, takutin po ako kasi kakilala mo daw ako, dami mong alam tungkol sa akin. Kasi nakakatakot po yung mga ganun na panghaharasin. Kaya hindi po ako nakakatulog ng maayos po kasi di ko alam na pag lalabas ako sa bahay, baka bigla lang may ano dyan sa akin sa labas po, di ba? Tapos ang purpose ko po, bakit po dumulog ako dito po sa tol po? Kasi yung itong pinorward niya sa akin na kakilala niyo ba tong babaeng ito? Mm-hmm. So meaning, may ginawa ba ko karumaldubal na krimen na kailangan man na ano? Mm-hmm. Di ba po? Parang may bit-bit ako po akong reward sa ulo ko na parang, uy, itong si ano, ito yung pinost kagabi or kahapon na di ba may sige po. Ngayon ma'am, siguro ma'am balikan na lang po namin kayo. Mag-news break muna po tayo ma'am, pero opo, once po na mag-reach out po ulit sa amin si Ma'am Lizelle, kakausapin po, kukusapin po namin kayo ma'am. Salamat po ma'am. Sir Kenneth. Hello po ma'am. Opo, maraming salamat sir and magandang hapon po. Magandang hapon din po ma'am. Salamat okay, po. Sige po ma'am, kausapin po namin kayo. At least nalinawan din po lahat po ng mga kakilala po ninyo yes po, na wala po kayong, hindi po kayo involved sa away po ni Ma'am Lizelle and ni Sir Kenneth po. Okay ma'am? Opo. Salamat po. Thank magandang po hapon po. Sana matigil na nga. Ano? Opo. Para sa kapayapaan. Opo. Peace of mind. Ng lahat ng kinauukulan. Kasi kung wala naman din pong katotohanan, well, or syempre, hindi din naman natin nakukuha din yung panig pa po ni Ma'am Lizelle. Kung wala pong katotohanan or
nagtamang hinala lang na Tini. So hindi natin alam. At news break muna po siguro, Tini. Okay, news break okay. muna tayo. At magbabalik pong Wanted sa radyo, mga kapatid, pagkalipas naman po ng ilang paalala. At ang oras po natin ay hatid po sa atin ng Move It, Discarding Tapat. And tuloy-tuloy pa rin po, mga kapatid, yung Paskong panalo po ng Clean Fuel and Gas Up worth 1,000 pesos po of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Race and Vespa motorcycle. And meron din po kayong 1-year free fuel supply. So, magpagas na po kayo, mga kapatid, at sa kada karga po natin, tuwing Sunday sa simula po ng promo, meron po kayong Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo, siguradong panalo ka. And Sansong Plus Herbal Capsule Gold ang mabibili po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. And family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. 2:26 po ng hapon, dyan lamang po kayo. Idol, idol, ikaw ang idol. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pa lang ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding Tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding Tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina
at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Direct from the Vaudeville Theater in London's West End, The Simon and Garfunkel Story, live in Manila, Saturday, March 2nd at the Theater at Soler. Featuring Simon and Garfunkel's biggest hits, Mrs. Robinson, Cecilia, Bridge Over Troubled Waters, The Boxer, and many more. Tickets available at ticketworld.com.ph or Soler Box Office. Presented by Concert Republic. Get your tickets now. Radyo 5 True FM is a media partner of The Simon and Garfunkel Story. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid. Maaasahan sa radyo at online. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 2:32 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo. And batiin lang po natin yung mga staff po ng Beacon Hill Benguet. Maraming salamat po. Pinapagreet po kay Attorney Gabriel Ilaya. Ayan, happy. Hello happy. Rin kay Attorney Gab. Happy viewing. Ayan. Ayan. Okay. Shari, may i-announce lang ako, no, para sa mga kaanak at mga kaibigan ni Cesar Presilia Carandang. Si Cesar po ay pumanaw noong January 25 sa Czech Republic. Pero ngayon lang maiuwi yung kanyang mga labi. Susunduin na po kasalukuyang sinusundo ng mga kapatid niya na si Zaldi at saka ni Edwin. At ito ay dadalhin sa Tanawan. Sa Tanawan, sa bahay, sa ano, parang ancestral home ng mga Karandang. Mm-hmm. So siguro po magsisimula ang wake. Siguro kumauwi, makamamayang gabi rin na rin lang. Opo. Agad-agad. So nakikiramay po kami ulit. Edwin at Saldi, magkapatid dito eh. Opo. Mga kasama ko sa trabaho noon. Condolence po. Ayan. Okay. Ito po, attorney, sila, okay. Sila Nanay Concepcion Hangdaan at si Jessa Faliorina at humihingi po ng tulong po na mapaimbestigahan po ang ikinamatay ng kanyang kinakasama na si Mr. Basilio Aliguyon na isa pong magsasaka. January 1 po ito nangyari sa Barangay Salvacion, Bayumbong Nueva, Vizcaya. Okay. Nanay, una sa lahat ang aming pong taus-pusong pakikiramay po. Mm-hmm. Ano po ba ang nangyari kay Basilio? Ma'am, nung kasi ano, New Year ng 11 o'clock, ma'am. So December 31. Yes, uh-oh, ma'am. Medyo nakainom yung kasama ko. Mm-hmm. Parang hindi ko maawat, kaya humingi ako ng tulong sa mga pulis na safekeeping sana nila. Nakainom, nagwawala. Madalas kasi pag nakakainom, yes, medyo ma'am, maingay, yes, ano, tapos kung ano-ano mga sinasabi. Yes, ma'am. So, nanghingi ka ngayon ng saklolo o tulong, yes, sa ma'am, mga pulis. Yes, ma'am. Okay, at nag-respond din naman sila. Yes, ma'am. At nung kinuha nila, ma'am, sasamahan ko sana yung kasama mo ko, ma'am, na doon kami matutulog sa presento hanggang umaga, kasi ilang oras lang naman. Kasi mga alas 11 na ito ng gabi, New yes, Year, di ba? Yes, okay, ma'am. Ngayon, nakita kong papunta sila ng ilog. Ngayon, sinundan namin doon sa motor, ma'am. Mm-hmm. Nung sinundan namin, nakita siguro kami sa side mirror, huminto sila sa may paggawaan ng hollow block. Hindi, huminto rin kami. Maya-maya, bigla silang nagmaniubra, ma'am. Tapos, dere-deretso papuntang presento. Sinundan pa rin namin, ma'am. Pero yung nung ilog ba na yun, talagang daanan yun? O parang lumihis siya? Lumihis. May mga bahay, ma'am. Kaya kita ko kasi naka-on yung mga ilaw eh. Okay. Tapos ito yung bahay namin, kitang-kita talaga, ma'am. Okay. Tapos nung
Pagdating namin sa presento, akala ko nasa sasakyan yung kasama ko, ma'am. Ang ibig mo sabihin si Basilio. Yes, ma'am. Nung tumingin ako, bakit sabi ko, bakit nakatingin sila sa baba? Parang kinabahan ako. Kaya tumakbo ako, ginanong ko yung dalawang pulis, tinignan ko, inandun yung kasama ko. Saan? Nakaganyan, ma'am, nakaposas. Nakaposas? Sa loob pa rin ang sasakyan? Hindi, ma'am, nasa kalsada. Yung, yes, ma'am, okay. Naharap ng munisipyo. Yes, ma'am. Tapos tinatanong ko, sabi ko, anong ginawa sa'yo? Ang alam ko, ma'am, tinadyakan yung bunganga dahil pinunasan ko. Wala, inong binuhat ko yung ulo niya, may dugo. Kaya nagsisigaw ako, ma'am, na sabi ko, bakit niyo pinatay? Sabi ko, ang ganda ng pakiusap ko sa inyo na safekeeping lang ang bakit gagawin niyo. Bakit mo naman naisip, ma'am, na pinatay? Bakit yun ang unang pumasok sa isip? Kasi nakaposas. At saka sumama naman ng maayos yung kasama ko. Kaya ganyan ang pinagsisigaw ko, ma'am. Okay. Hindi naman sila kumibo yung mga pulis. Okay. Nung last, ma'am, ang sinabi nila, hindi namin pinatay o tumalon siya. Tumalon? Yun ang sabi, ma'am. Kung tumalon, di dapat makita ninyo. Dahil sabi niyo sinusundan ninyo, di ba? Yes, ma'am. Tapos nung maya-maya... The whole time ba na umaandar yung... sasakyan ng polis, nandun na abutan ko naman, ma'am, na nakahinto, nakaharap uli sa banda rito, imbes na nakaharap sa, kasi kararating sa paruroonan, dun sa, oo. Sa munisipyo, pero hindi, ma'am. Tapos, sumigaw uli ako, sabi ko, ano pang ginagawa nyo, dalhin natin ng hospital para sakaling umabot pa. Okay. Sabi nung isang polis, tanggalin yung posas yun, binuhat na nila, dinala namin ng hospital, ma'am. At doon na rin binawian ang buhay? Hindi, ma'am. Tinahi nung nurse, ma'am. Tapos pina CT scan namin. Tapos sabi nung doktor sa akin, anytime, bibigay ang pasyente mo kasi dugo-dugo yung utak. Ngayon, naka-ICU pa siya. Hindi niya inabot yung 24 hours. Hindi na siya umabot. Hindi na rin siya nakausap. Wala nang nakapagsalita. Hindi naman kasi kinakausap ko talaga. Wala na. Wala. Okay, nasa linya natin yung mismong mga nirereklamo. Si Police Corporal Mark Anthony Requimen at saka si Police Corporal Jonathan Domingo. Yes. Kausapin naman rin natin sila para malaman natin kung ano naman ang nangyari at kung ano nasa police report. Magandang hapon po sa inyo, Corporal Mark at saka Jonathan. Magandang hapon din po, ma'am. Oo. Itong kinakasama, hindi kayo kasala, no? Hindi, ma'am. Pero may mga anak kayo? Wala din, ma'am. Pero 8 years kaming magkasama. Okay. Nagtutulungan lang kami kasi hindi graduate nun yung anak niya. Hindi rin sa akin. So, itong si Ma'am Concepcion, ang nirereklamo ay tungkol sa kanyang kinakasamang si Basilio na hindi na nga umabot o naabutang buhay dahil sa mga tama sa ulo. Kayo daw po ang nag-pick up kay Basilio doon sa pamamahay nila nung New Year? Opo, ma'am. Kami po ang pumunta sa bahay nila. Nag-respondi po, ma'am. Okay. Tapos anong ginawa ninyo? Saan nyo dinala si Basilio? Dinala po namin sa istasyon, ma'am. Si okay. Sir Basilio. Tapos? Yun po, ma'am. Hindi po namin malayan na siya'y tumalon na rin, ma'am. Tumalon na po siya nung palapit na po kami sa istasyon. Tumalon nung papalapit na kayo sa istasyon? Yung bang rota na dinaanan ninyo papunta sa estasyon, talagang merong madadaanan yung malapit sa ilog na sinabi ni Ma'am Concepcion? Iba yun, ma'am. Sa malapit sa bahay namin yung papunta niyo, ma'am. Bali, yung sinasabi ni Ma'am Hangdaan po, ma'am, na ilog, ay din po malapit po sa kanila, ma'am, sa compound po nila. Sa compound pa nila ito? Oo. Oo. Kasi marami pong iskinita yun, ma'am. Siyempre sa kasagsagan po ng New Year, mga 12, ma'am, kasi kasagsagan na po talaga ng paputok. Marami pong tao talaga sa mga daanan, ma'am. Okay. Ay, walang mga tao. Bale, naano po yung driver namin na hindi po niya yung papunta po kasi kami, marami na talagang mga party goers na nandun sa mga daanan. Hindi po namin kabisado masyado yung mga daanan dun, ma'am, kasi kwan po, maraming tao. Yung sinasabi po ni Ma'am Hangdaan na ipunta sa ilog ay talagang naipunta po ng driver namin dun, ma'am, para iilihis dun sa unang daanan namin kasi nga para iwasan namin yung tao dun, ma'am, yung mga tao dun. Pero doon hindi pa tumatalon. Saan banda tumalon si Basilio? Doon na po sa ma'am, malapit na po sa station namin, mga 50 meters na lang po, station na po, ma'am. 50 meters station na? Opo.
Sa compound na rin po ng station nun, ma'am. Compound na po ng station. Sa compound na ng station. May mga nakakita ba na tumalon? Bale, kami lang po ni Sir Basilio ang nasa likod, ma'am. Kasi yung sasakyan is Hilux po na kuan. Kami po yung nasa likod. Tapos yung driver. Bale, nung tumalon, ma'am, ako na lang po nakapansin nun, ma'am, nung nandun na po sa tumalon. Okay. Pero ang si Ma'am Concepcion, ang sabi niya ay sinusundan niya kayo, tama ba? Yes. So ang doon niya kayo ang naabutan niyo sila doon sa may parang ilog. Tama? Hindi, Ma'am, naabutan namin doon, Ma'am, sa parang ilog. Pero nung papunta sila ng police station, doon ko na naabutan na nakanandoon na sa oo lupa. Oh, yes, Ma'am. Pero kumbaga ang gusto ko sana malaman kung nakikita mo ba yung sasakyan simula nung galing doon sa bandang ilog hanggang sa istasyon. Nakita ko nung nagmaniobra sila, Ma'am. Nakita kong gumagalaw pa rin yung kinakasama ko, ma'am. Oo tapos nga. Kabilis ng takbo nilang paalis. Mabilis papuntang. Ang takbo, hindi mo na natutukan hanggang sa nakarating sa istasyon. Yes, ma'am. Tama? Yes, okay. Ma'am. Kasi ang allegation is doon tumalon sa may istasyon. Ano ang ginawa ninyo, Corporal Mark? Kasi kung tumalon siya, saan siya tumama kung malapit sa istasyon? Patag ba yung istasyon? May mga bato ba? Ano ba? Bale, ganito po yan, ma'am. Sa compound po ng istasyon namin, ma'am, bago dun sa highway, papasok ka pa po, may rough road po yun, ma'am. Bato-bato po yung daanan po, papunta dun sa istasyon talaga yun, ma'am. Mm. Tumalon po yun, ma'am. Siyempre, moving po yung mobile. Siyempre, nakaposas po yan, ma'am, at nakainom din. Na-out balance po siya, ma'am. Tapos bumagok po yung ulo niya sa daanan, ma'am, sa bato-bato. Okay, kasi mahirap kung ano, no? Kaya ang hinahanap ko, meron bang nakakita? Meron bang witness tungkol doon sa allegedly na tumalon, na bagok ang ulo? At saka tiningnan ba yung, hindi naman siya crime scene, pero yung lugar kung saan yung insidente nangyari? Wala naman bato-bato, ma'am. May dugo ba? May dugo. Ito yung picture niya, ma'am. Oh, ganyan lang, oh, walang kabato-bato, ma'am. Okay, pero may dugo na. May, ayan o ma'am, yung nakita ko nung tinaas ko na yung ulo. Nung tinaas? Yes, ma'am. Kung saan siya nahanap, doon ba ito na tumalon? Allegedly, Corporal Mark? Ah, yes po ma'am. Yung tumalon na po siya, ma'am, doon na po siya napahiga. Na napahiga? Ma'am, likod niya. Yung likod ng ulo, sa likod ng ulo. Which means doon na po siya, ma'am. Okay, doon. So, ibig sabihin, itong nahulugan niya at kung nasan itong mga dugo, wala akong nakikitang malaking bato. Yes, ma'am. Tama ba? Corporal Mark? Paano lang ito? Parang rough road lang ito. Yes, ma'am. Opo, okay. Ma'am. Mabato po. Okay. Gusto ko lang, kasi napa-autopsy ba natin ito? May autopsy, yes, ma'am. May autopsy ito. At ang nag-autopsy ay si Dr. Ronald Bandonil, Medical Legal Officer ng NBI. Baguio. Baguio. Bakit ang layo? Ma'am, kasi hindi kami makakuha ng mag-autopsy. Oo, dahil? Dahil nga sa maraming process. So ngayon, punta kami sa may NBI. Mm-hmm. Ako kasi naglakad nito. Then, sa amin kasi sa Vizcaya, walang available na mag-autopsy. Mm. So ang ginawa ko is nakiusap kami sa NBI Baguio mm-hmm. para sa autopsy. Pumayag naman si Doc Bandonil. Okay. Kausapin natin ngayon si Dr. Ronald Bandonil, ang Medical Legal Officer ng NBI Baguio. Doc, magandang yes. hapon po sa inyo. Yes, good afternoon. Oh, good afternoon, sir. If you can just siguro recall, no? I'm sure na ano ng mga staff namin ito. Ito pong kaso ni Basilio Aliguyon. Kayo po ang nag-autopsy sa kanya. Yes, yes. Oh, ang allegation po kasi is that the injury sustained ay dahil sa pagtalon at nahulog at tumama na bagok ang ulo sa rough road. Okay. Are the injuries consistent with that kind of an incident? Yun po ang tanong natin. Ang sa akin lang kasi, ang kandyan is, meron talagang matigas na bagay mm-hmm. na tumama dun sa ulo ng biktima. Yung, okay. Kaya lang, hindi ko masabi kung yun nga, kwan talaga. Bato or kahoy o metal kasi kunyan eh depende talaga yan kung saan
saan nangyari yan. So, kailangan talaga makita muna kung saan talaga yung pinangyarihan. At saka, kung baka kung inalis na nila yung kondon, yung mga ebidensya doon. Oo. Nakuhanan naman po ng litrato, would that be sufficient kaya just to establish the possibility? Hindi rin. Mas maganda talaga yung investigation mismo ang magpo-prove niyan. Okay. Doc, tanong ko lang, nung inautopsy ba ninyo, di ba kinukuhanan nyo rin yan ng measurements, yung mga ganon, yung tama? Oo. Oh, would it be consistent with a blunt object that might be construed as a weapon? Kunwari, yung likod, ano ba tawag? Hindi ako marunong kasi sa ano, pero kunwari, baril, di ba? Possible yan. May posibilidad yan. Mm-mm. Pero hindi ko talaga 100% na masasabi yan. Kasi basta yung kind of instrument na tumama dyan, saka yung kind of instrument na kung dyan is matikas na bagay na talagang naitama doon sa likod ng ulo ng malakas na malakas. Tapos, yun, doon. Kasi nga, gitnang-gitna nga yung, yung tama doon sa likod ng ulo. Mm-mm. So, kung sakasakali mang tumama dyan, talagang dito mismo sa gitna ng ulo tumama yan. So, whether tumama nga siya nung nahulog siya o may gumawa niyan, may mga posibilidad yan. Pero hindi ko masasabing oo nga, yun okay. Na. Yun pong sa laki po, nung sa laki, yung size, yung weight ng pumanaw, would such a fall result in a trauma to the head that would be consistent with the injury sustained? Malaki kasi rin yung yung biktima. Mm-hmm. Medyo yung body niya is talagang of the bigger size naman. Mm-hmm. So kung nahulog man siya at tumama yung ulo niya doon sa isang bagay na talagang matigas doon sa ground mm-hmm. if ever, possible talaga na talaga yan, malakas ang tama. Pero hindi rin natin man naman masasabi na baka may struggle din nung nangyari yan tapos may kwan din, nagpa-pacify sa kanya, tapos may naitama doon sa ulo niya, hindi ko rin naman makukuhan yan na, okay, na hindi kwan yan. Oh, understood po. Ma'am Concepcion, yung mga tinatanong ko po kay Doc Pinap, tinatanong ko kung yun bang mga tama sa ulo, kung sinukat nila, maaari po bang nanggaling ito sa tama ng isang mga weapon, kunwari ganon. So, maaari daw. Although, hindi rin niya masasabi na kung talagang yun ba ang cause. Tinanong ko rin kung sa laki at sa bigat ng katawan nung ni Basilio, kung sakasakaling mauhulog siya, magre-resulta ba ito? Kasi syempre, kung mabigat, kung ano ka, diba, kung ganon. Maaari rin daw po, pero maaari hindi. Kumbaga, hindi po conclusive yun ang in-establish natin. Kasi ang sinasabi ni Dr. Ronald, ay kailangan pa rin na makita doon sa mismong investigasyon nung pangyayari. At dito ko naman na ngayon ipapasok at tatanungin, nasa line 3 natin, ang OIC ng Bayombong Nueva Vizcaya Police Station, si Police Captain Manny Paul Pawid. Captain Pawid? Yes, ma'am. Magandang hapon po sa ating lahat. Oo, magandang hapon po. Kayo na ba ang OIC sa Bayombong Nueva Vizcaya na Police Station nung nangyari po itong insidenteng ito? Yes, opo ma'am. Oo. Pwede niyo bang ikwento sa amin kung ano ang ginawang pagsusuri o pag-aaral o investigasyon tungkol sa pagkamatay o yung nitong isang inyong kinuha na hindi naman suspect ito eh. Pero yung tao po, si Basilio, ano pong resulta ng investigasyon ninyo? At paano po ito inimbestigahan? Yes, ma'am, actually, yung yung case na po yan is na-file naman po ang ating Internal Affairs Service o yung PIAS against dalawa, ma'am. And yung criminal case, accordingly, is hawak naman po ng NBI. But then, as of now, ma'am, wala pa naman pong na-file na criminal case against sa dalawa, ma'am.
So, yun nga po, yung according naman sa investigation namin is yung tao mismo, ma'am, ang pusang tumalon dyan. Hindi naman yan ginalaw ng aking personnel, ma'am. So, ang pinamatay niya, yung pagkabagok ng ulo niya dun sa may bato, ma'am, sa may daanan. Okay. Paano po na-establish itong incidenting ito na ganyan nga ang nangyari? Ang tinatanong ko po dito is ano ba yung, ito yung palaging tinatanong ni Senator Rafi, ano yung procedure or protocol, investigative protocol na sinundan po? Kinunan ba ng litrato? Meron po bang mga ibang witnesses na tinanong? For that conclusion na, yun nga, tumalon nga siya at walang ibang nangyari sa kanya. Yung kung witnesses, ma'am, ang naka-witness lang mismo dyan ay yung mismong tao ko, ma'am, na kasama niya dyan sa mobile nung time na tumalon. Although, meron namang mga personnel andito mismo sa harap ng police station, ma'am, na sila din po yung nag-responde. Kasi actually, ma'am, yung asawa po or kalib-in po ni sir ay mga 1 minute lang naman yung gap nung after na tumalon, biglang dumating na si ma'am. So, yun nga po. Pero wala pong nakakita na tumalon. Bukod doon sa mga kasamahan, which ako para sa akin might be self-serving. Diba? Wala naman, ma'am. Kasi gabi naman po kasi yan. At saka madilim. Madaling araw yan, ma'am. Pero bakit niyo po nasabi na merong investigation sa IAS at merong criminal case? Ano po ba ito? Yung sa IAS, ma'am, it is outright motopropio na pag may insidente ay magkakandak ng investigation yung internal affairs service namin. Kasi yun naman po yung trabaho nila upang ma-check whether or not may mga lapses or may mga... Kung may mga hindi mali na ginawa ng ating kapulisan, ay sila po yung nagkakandak ng investigation. Mga singit lang po. Nanay Concepcion, meron po kayong nabanggit na ito pong pulis na rumisponde ay nakainom po? Yes, ma'am. Paano niyo nasabi? Naabutan ko sila doon, umiinom sila. At saka saan niyo po naabutan? Sa police station, ma'am. Tsaka na-record na rin nung nag-uusap-usap kami nung umaga na sabi nung normal lang naiinom sila kasi New Year. Sabi nung pero isang police. Pero on duty sila? Yes, ma'am. Ah, kasi January 1 po nangyari, Atene. Yes, ma'am. At parang sinasabi na humihingi po ng pasensya, humihingi po ng... Nung umaga na yon, nung pumunta kami sa police station, na-record na rin yung pagkasabi na kung ano man ang kailangan nyo, willing kami na tumulong. Yun ang sabi nung isang pulis din, ma'am. Sinong pulis ito? Maalala nyo ba? Alin dyan sa kanila? Si Ricky Min, ma'am. Si Ricky Min mismo? Yes, ma'am. Na-record. May record doon sa ano eh. Yung Ricky Min attorney nasa kabilang linya natin, si Corporal Mark Anthony Ricky Min. Siya yung kausap ko ngayon. Corporal Mark, balik kita. Ito bang pag-uusap na ito ay talagang nangyari? Bale, yung pag-usap na yan, ma'am, sinasabi ni Ma'am Hangdaan na ano po yung sinabi niya na nakainom. Hindi po kami uminom dyan, ma'am. Nung umaga na yon na galing kami ng hospital na maalala mo yung umiiyak ako na sabi ko, bakit kasi ganun ang ginawa nyo? Ganyan, na-record nung napansin nyo nga sabi mo oy bawal yan, sabi mong ganyan. Na meron yung record nung kapatid niya, na-record pala yon. Kanino? Sino ang naka-record, Nay? So may record tayo. Yung pagkasabing ganyan, tapos yung sabi niya na kung may kailangan kayo, willing kaming tumulong. Sinong kasama mo noon, Nay? Lahat yung anak niya, kapatid anak. Tapos siya. Nandun kami lahat sa police marami station. Kayong witness, bukod sa na-record ninyo yung conversation. Oo, pero naputol, ma'am, kasi sabi niya, bawal yan sabi. Kaya hininto. Okay. Mukhang ano na ito, mukhang lalayo na tayo dito. Ibig sabihin, oo nga, ma'am. Hindi na ito kaya na dito lang sa level ng OIC natin na si Captain Manuel Paul Pawid ang investigasyon. And ako, ang tingin ko dito, kailangan we might go as far as the provincial or even the regional director
para makuha natin or maano natin yung punot dulo nito. Again, yes. Si Senator Rafi po, ang palagi po niyang tinatanong at ngayon actually bigyan ng question is police investigative and protocol on their procedure, investigative procedures. Not to put yung down, no, yung mismo yung kapulisan, pero paano magiging mas maayos? Yes, ma'am. Oo, dahil in service tayo eh, no? Mm-hmm. Para ito sa mga sineserbisyohan natin. Si Doc Ronald Bandonil, ang kanyang makaka-testify lang siya as to kung ano yung kanyang findings sa pag ano tawag nito? Autopsy. Mm-mm. Sa pag-autopsy. But ako para sa akin, Shari, we should elevate this. Captain Manny Paul Pawid? Hello? Yes, ma'am. Opo. Oo. Ito, sir, kasi humingi nga ng tulong sa amin ang pamilya. Siguro, kasi kailangan ninyo maganda rin. Paano ba ninyo inimbestigahan ito? Paano ba na tinulungan? Paano ba? Kumbaga dapat, kasi ano, kung nahulog talaga or tumalon, ba't nakatihaya? Bakit kinailangan yes, pang... parang antagal eh, parang hindi ba dapat immediate, ay nahulog, oh, ay tapos dinala sana kagad sa ospital eh, hanggat sumigaw ako bago nila buhatin, ma'am, na sabi ko, dalhin na natin, baka sakaling aabot pa. Okay. Yes, sino po yung nagsalita? Si Captain Pawid? Yes, ma'am, opo. Accordingly nga po, yung kaya yung may allegation si ma'am na bakit daw nakabaliktad or nakaharap yung mobile namin palabas ng police station. So, kaya nga po ni-reverse or inano yung sasakyan kasi nire-ready na yun ang gagamitin na dadalhin, na, kung dadalhin yung ano yung tao sa hospital. Okay. Kasi, pero initially kasi ma'am, kaya hindi agad-agad nila dinala yan kasi ang protocol naman dapat dyan sana is kasi tinawagan nila yung MDRR para siya, sila sana ang MDRR mo para sila yung mismong magdala kasi yun nga po, yun yung specialty nila ma'am. But then medyo matagal kaya mismong yung tao ko na mismo ang nagdala sa hospital ma'am. Bakit kailangan na yung disaster risk ang mag-ano? Wala naman kayong nakitang dugo, di ba? May dugo ma'am. Kaya nga po yun sana dapat talaga MDRR po. Pero para hindi po magtagal yung mismong tao ko nang ang nagdala doon sa hospital, ma'am. But anyway, hindi wala ako doon. No, ang sa akin is yung mga katanungan lang. Nasa conference lang kasi si Police Colonel Camlon Nasdoman, ang Provincial Director ng Nueva Vizcaya. Pero Shari, mukhang doon natin ito idudulog. Tama ba ako? Yes po. Actually, binigay na po natin kay Colonel Camlon Nasdoman, yung Provincial Director po ng Nueva Vizcaya, lahat po ng impormasyon para po mas mapaimbestigahan po natin ito, nanay. Kung medyo nagdududa po kayo sa kapulisan po natin sa Bayombong Nueva Vizcaya, iaakyat na po natin kay PD po para po mas matutukan po itong kaso. At maging independent yung pag-iimbestiga. Mm-hmm. Hindi lang yung, kasi of course, nasa Internal Affairs Service na, di ba? Pero naiintindihan namin ang agam-agam ninyo tungkol sa, kasi kung magkakasama lang sila rin lang doon, baka hindi nga natin matuntun o makuha talaga yung tunay na pangyayari. Hindi rin naman po kami wala po kami hinuhusgahan dito. Yes, ma'am. Ang nilalagay lang namin sa lugar kung ano yung proseso. Yes, ma'am. Okay, and para po lahat ng concern ay mabigyan rin ng pagkakataon na mailahad naman ang panig nila. Yes, ma'am. Okay? So, Shari, ganun na lang po. Siguro. Opo. Captain Manny Paul Pawid. Yes, opo. Opo, irerekta na po namin ito sa tanggapan po nila Colonel Nasdoman po at gayon din po kaila Police Corporal Mark Anthony Requemen, Police Corporal Jonathan Domingo ng Bayombong Nueva Vizcaya. Maraming salamat po, Captain Pawid. Magandang hapon po. At maraming yes, salamat din, Dr. Ronald Bandonil, no? Ang Medical Legal yes, Officer. Opo, Nay, kakausapin ko wala po kayo, naman. Nay. Kakausapin ko po kayo, Nanay, sa kabilang studio. At assistant po namin kayo, papunta po sa tanggapan po nila Captain Pawid, nila Colonel Nasdoman. Para po kayo po ay kung ano man po yung iba pang investigasyon na gagawin po natin. Ha? Sige po. Yes, sige po. Salamat po, Nanay, and aming puntaus po sa pakikiramay. Nakikiramay. Kausapin po namin kayo sa
sa kabilang studio, ma'am. Sige okay po. At Ate Ining, newspeak muna po tayo. Yes, okay. Alas 3. Alas punto ang oras. Opo. Natin. Ang programming ito, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Sansong Plus Herbal Capsule Gold. At ang bahaging ito ay hatid din po sa atin, mga kapatid. Of course, ng Orofan, kung bibili po kayo ng home appliances, Orofan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy. Mura na, matibay pa, saan pa kayo mga ka-idol? Sa Orofan na tayo, kaya Orofan po ang laging itatanong. And Federal Tires, para po sa mga sasakyang pang negosyo at para po masiguro din natin ang ating kaligtasan sa bawat biyahe po natin, maaari po kayo mag-inquire sa 8772-0000 para mahanap niyo po ang pinakamalapit na federal na tindahan. And also, ang Wench Spa Center, sa mga nais pong mag-relax, mga kapatid, maaari po kayong tumungo sa kanilang branch po sa Pasay, sa Timog, and sa Banawe. Wench Spa Center. 3:01 po ng hapon, dyan lamang po kayo, mga kapatid. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Bangon na bangon po ang husay ng anchor na nagbubukas ng ating mga umaga sa Radyo 5 True FM. Buong pagmamalaki po naming binabati ang ating early morning anchor ng programang Bangon Bayan with Mon na pinarangalan ng Gawad Pilipino Awards 2023. Si Mon Gualvez ang itinanghal bilang Outstanding TV Reporter of the Year. Sa dangal ng Bayan Category, ang tema ng parangal para sa taong ito ay Duyan Ka ng Magiting. True na true po na ang masipag at maagap na News 5 correspondent ay certified magiting na mamamahayag din. Congratulations, Mon Gualvez, kapatid! May namiss ka bang mga shoot, pasa at hiyawan? Ngayon, hindi na! Dahil araw-araw mo nang mapapanood ang mga paborito mong sports program sa TV! Watch us on these channels: Free TV Channel 41, Signal TV Channel 6, Sky Cable Channel 59. One Sports, ito ang go-to tambayan for your favorite sports programs! Dito ka na sa paboritong tambayan mo pagdating sa sports! May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral? Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalord@radio5.gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radio 5 True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo.
Mon Gualvez para sa Radyo 5 True FM. Hi! Ako po si Mon Gualvez and Happy World Radio Day sa ating lahat mga kapatid! Naniniwala ko ang bawat isa sa atin, bahagi na ng buhay ang radyo. Ako nga mula pagkabata hanggang ngayon nagtatrabaho na background ko palagi ang radyo para makinig ng music, ma-entertain ang sarili, pampabawas ng stress at higit sa lahat, pakikialam sa mga napapanahong balita at impormasyon na makakatulong hindi lamang sa aking trabaho kundi para sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa lahat ng mga tagapagtaguyod, tagapakinig, lahat ng naniniwala sa kahalagahan ng radyo, tayo po yun. Mabuhay tayong lahat at huwag kalilimutang tumutok sa programang gigisingin kayo ng mga balita at impormasyon at naniniwala na ang bawat bangon, bagong pagkakataon. Yan po ang Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lamang sa 92.3 True FM, dito tayo sa totoo. Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo, masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At oras po natin mga kapatid ay 3:07 po ng hapon. Yes. Okay. At magbabalik tayo no doon sa unang-una nating complainant si Ma'am Jennifer Valdehueza. Opo. Oo. Kasi makakausap na natin ngayon yung misis ko. Ang misis. Itong mismong si Ma'am Lizelle Bernal Morano. Okay, nasa linya na natin si Ma'am Lizelle. Magandang... Ano yun? Ma'am Lizelle? Magandang hapon. Good afternoon. Yes. Magandang hapon, Ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Lizelle. Si Attorney Aina magpali po ito. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ma'am, nabigyan na po kayo ng briefing ng ating staff tungkol po sa ating unang complainant kanina na si Ma'am Jennifer Valdehueza na di umano ay nakakatanggap ng hindi na medyo maaanghang na salita at messages galing sa inyo at kung saan po ang kanyang her person was being parang ano ba tawag nito? Sinicirculate po yata sa isang group chat na medyo sa hindi magandang paraan. Ma'am, kilala niyo po ba personally si Ma'am Jennifer Valdehueza? Hindi ko siya kilala. Okay. Ma'am, kayo po ba ang nagpapadala nitong di umanong hindi magagandang mga message mensahe? Nag-post ako sa page ng General Dos. Okay. Na anyone knows this woman here. Okay. Bakit kasi po yun, ma'am? Nagpapadala siya ng GCash sa asawa ko. Pwede niyo pong i-check sa GCash account yung okay. Number niya. Okay. Na-explain sa inyo. Yes, ma'am. Na-explain nga daw po na yung GCash account na yan, while it's true na nakapangalan po kay Ma'am Jennifer, iba po ang humahawak nito kasi medyo marami yatang mga kanegosyohan itong kasi, si... Gabi na po yun. Gabi na po. Ibig sabihin kasama niya yung taong yun. Hindi po, ma'am. Hawak nung taong yon yung account na yun, ma'am. Yung cellphone, yung... Bakit po, yung same number, bakit ang tawag niya, same GCash number at yung number na yon ay mahal ko, agum ko, asawa ko, ang tawag sa... tinetext niya yung asawa ko, ang tawag niya ay mahal ko, asawa ko, agum ko. Meron po mga ganyan. Meron din po kayong mga screenshot dun sa mga picture na yon. Meron po. Okay. Ma'am Jennifer, ano naman po ang masasabi ninyo sa allegation na ito? Yung GCash number ko po yun, ay hindi po sa akin yun, kay Yuchan po. Pwede niyo po siyang makontak, ma'am. Babae ba ito si Yuchan? Si ano po siya, LGBTQ po. Ah, LGBTQ. Opo, okay. Sige. So,
si yung bakla ang nagtumatawag ng mahal ng asawa. Kasi nga, asawa. Gamit po niya yung account ko, nabubuksan po niya yung ano ko po, Facebook. Hindi po. Hindi po, Jennifer. Mm-mm. Excuse me po. Doon sa cellphone. Pwede niyo po maano po si ano. Tinawagan, wait po. Tinawagan kita sa number na yon, ora mismo tinawagan kita, ikaw ang nakausap ko. Kailan po yun? Kasi hindi ko po kasi may, nawala na po yung SIM ko po yan. May affidavit of loss nga po dito. Kasi nagulat na lang po ako. Tinawagan po yung number, nagri-ring. Sanila. Kailan mo tinawagan, Ma'am Lizelle? Hindi ka panipaniwala. Kakasabi mo lang na pwedeng tawagan ngayon at ang gumagamit ng SIM card na yon ay si LGBTQ. Tapos ngayon, sabi mo, may affidavit of loss ka. Oh, which one is true? Excuse me, ma'am ha, parang nag-conflict na po yung ano. Ang GCash number po, lumalabas po, number po yun ni Jiu-chan. Pwede niyo po makontakt siya na para magpa-testify na siya po nagpadala ng GCash. Regarding po sa yung number na tinatawagan niyo po, hindi na po ako noon nakasagot po kasi matagal na po nawala yung SIM na yon. So, iba yun. Po, iba. Yes po. Iba. So, hindi naman po ako dudulog dito kung para lang ipapahiya ko po sarili ko, di ba po? Na nga, nakakahiya na eh. Diba? Kasi yung sinasabi mong GCash at yung tinatawagan kong number is the same number, one different number. Different po yung number na yon. Pwede mo mo naman mapakita yun po. Okay, ma'am, saglit lang po. Ma'am Lizelle, nakita ko po yung screenshot, yung sinendyo po sa staff po namin. May kachot po siya na ang tawagan, name mo nga, mahal kong asawa, hihihi, ang init kasi nasa pila ako, Palawan. Ang sabi po niya, Jennifer Sanchez Valdehuesa. Apo. So, ito po yung pinagbasihan niyo, ma'am. Tapos kinukuhanan niyo po ng ID? Hindi po. Actually, ako na ang kanyang kausap ng mga panahon na yan. Okay. Kasi sabi nitong asawa ko, labasan ko daw siya ng ebidensya. Labasan ko daw siya ng ebidensya. Ang kausap niya po siguro yun, yung nga nag-forward ng GCash, ma'am, kasi para magbayad. Yun si Yuchan po. Kasi nangutang yun siya eh. So, yung nagpadala po ng GCash, ma'am, is si Yuchan po. Iba ng number nun. Kasi hindi naman po ako nag-GCash eh. Hindi po. Sherry, makikita naman natin, di ba? Andyan po. Okay. At saka, pinadala ko diba, po sa inyo. Sherry, tama ba? Pwede ka bang magkaroon ng GCash number ka, pero iba ang actual number mo? Hindi, yung GCash po na pinowards po sa kanya, ibang number po, kay Kayuchan po kasi yun. Ah, opo. Okay. Pero oo, bakit po nakapangalan sa inyo, ma'am? Hindi ko po nga alam, ma'am, kasi matagal na ko na hindi gamit yung na-SIM ko na yan po, SIM. Kaya sino nga, po si Yuchan, ma'am? Ah, yung friend ko po. Pwede niyo po siya matawagan kasi na-concern ko rin yan eh. Kasi sabi nga niya sa akin, bakit daw ako kaya may alam po ako na idudulog ko po kasi may ebidensya daw siya. So sabi ko si Yuchan. Ah, okay. Oo. Kasi na-confuse ako dito. Akala ko kanya nag-jowa mo pero hindi mo alam yung totoong pangalan. Kaya tinatanong niya. Sabi ni ma'am na akala mo siya, nakala nung kausap siya. Name mo nga, mahal kong asawa. Ang init kasi nasa pila ko, Palawan. Binigay niyo po ang sabi po dito, Jennifer Sanchez Valdehuesa. Oo. Kasi yun siguro usapan nila, ma'am, kung magpadala, bayad ba, magbayad si Yuchan. Ano pong sabi ni Yuchan? Yun nga, nangutang daw sa akin kasi nakausap ko siya in person eh. Hindi, yung regarding Yuchan. Sige, Yuchan. Ano pong sabi yung niya, friend, sila po ba ay may relasyon ni Kenneth? Ano baka silang may relasyon ni Kenneth. Hindi ata siguro, ma'am. Kasi sabi niya, alam mo si ano, kilala mo ba yung padi na yon? Sinong padi? Yung nag-ano sa ano nga yung sa ano mo gym, friend kasi yun ni Kuya Dan, sabi niya, nang tumawag sa akin gamit sige, yung ano. Sige, ganito. Ma'am Lizelle, bali ang nakikita ko dito, ang basihan lang natin na para may allegation tayo na may relasyon si Ma'am Jennifer at si Kenneth, ay yung transaksyon ng GCash. Tama ba? Po. Marami pong pagkakataon na ako magduda. Hindi lang ito duda, ma'am, kasi inamin ng asawa ko. Ay, inamin niya sa'yo? Opo. Sabi sa akin niya, nung nag-aaway na kami, pinapagpili ko siya over the phone. Oo. Yung number ng GCash na hawak-hawak ni Jennifer, kinausap ko ang asawa ko, mamili ka ngayon. Sabi ko sa kanya, si Jennifer o ako? Ang ginawa ni Jennifer, kinancel niya ang call
Nung marinig din yan, ang asawa ko na magkaharap, nasa phone, over the phone lang. Wala, sali, ma'am, sino ang kausap mo? Si Jennifer o si Kenneth? Dun sa pagpapapili? Si Kenneth ang pinapapili ko. Kasi oo nga, nasaan si Kenneth nung pinapili? Kasama ko po. Ha? Nandito sa bahay, kasama ko po. Ah, noon. Magkasama kayong dalawa ni Kenneth sa bahay, tinawagan niyo yung number na nasa Gcash, tapos yes, allegedly ang sumagot ay si Jennifer. Okay, pero pinapawalang ano yan ni Jennifer na hindi siya yon. Tapos kinancel nung sasagot na. Kung si boses ng babae, hindi naman bakla. Okay. Bakit daw, may netizen lang na nagtatanong, bakit pangalan mo daw Jennifer yung Gcash? Ay, pangalan hindi, mo talaga? Hindi po. Kasi akala siguro ni Yuchan, naging close ko yun yung asawa niya. Baka doon ka lang i-forward siguro yung Gcash na mababayad kasi nangutang. Nangutang yun hindi eh. Po. Ang gulo. Oo. Pero nabayaran ba ito? For all intents and purposes. Kasi sila nag-uusap noon eh. Si Yuchan. Dalhin natin si Yuchan dito. Si Kenneth na nga. Sorry, ako na magtanong. Di ko na alam kung ano yung tatanong ko Sir eh. Sir Kenneth. Hello po, ma'am. Ito na lang po itatanong natin. Sino po ba talaga yung kachat nyo nun? Yung tinatawag nyo pong mahal? Wala. Hindi minsan, ma'am, di ako nag-chat na mahal. Si Jennifer po ang tumatawag na mahal. Kasi ganito yun, ma'am. Paano man ako mag-chat, ma'am? Nasa kanya nga yung account ko. Eh ano ang inamin mo, Kenneth? Anong inamin mo kay Lizelle? Bakit sinasabi ni Ma'am Lizelle, may inamin ka? Ano inamin mo? Ano naman po mga aminin ko na wala naman akong dapat aminin? Ay, kasi Lizelle, nga, hindi man po, ma'am, totoo. Okay, Lizelle, anong inamin ni Kenneth? Sa harapan ng anak ko at ng alaga kong isa, parehong minor de edad, sinabi niya, pinawag niya ko kasi galit na galit na ako. Sabi niya sa akin, halika nga, Gom, sabi sa akin, mag-usap tayo. Yang Jennifer na yan, taga Cebu yan. Sabi niya ganyan, hindi naman yung magtatagal. Doon, kasi kumuha lang yan ng bagahe ng kapatid niya, galing abroad, wala na yan doon, sabi niya ganyan. Oo, maging kami, pero bago pa lang kami, wala pang nangyari sa amin. Ay, kalupuhan like yan. Malaking kasinungalingan yan. Ma'am, sa harapan po ng anak ko at ng isang minoridad. Wala akong sinabing ganyan. Inamin niya po yan, ma'am. Kahit po sa mga kasama, barkada, sinabi niya na sinasabi niya na laging siyang may kachat. Gagawa ka na naman ang kwento. Laging siyang may kachat. Ronald, yung border ko kasi mismo, ma'am, ang makakapagsabi, kinausap ko ang kanyang lola. Sabi ko, ma, itong si Jennifer, ayan po, pinadala ko ang voice record. Noon pa daw, hindi ko pa natutuklasan, pinagsabihan niya na yan na dalawa na yan, na ayaw ko ng ganyan kung may relasyon kayong dalawa, itigil okay, niyan dahil may asalan. Okay, makakausap natin si Yuchan. Yuchan! Yes. Yuchan! Hello po. Hello? Good afternoon. Yes po. Yuchan, good afternoon. Si Atty. Ay na magpala ito. Ikaw yung nasasangkot sa love triangle, allegedly. Ay, hindi. Protektinda lang po ako dito sa aking sari-sari ko. Sana nilang. Yuchan, kaibigan mo ba si Kenneth Morano? Ayoko. Okay. Kaibigan ko po. Okay. Ikaw rin ba ang may hawak ng Gcash account at cellphone na yung kung saan napapadala yung Gcash ni Jennifer Valdejuesa? Ah, yes po. Kasi po nagpapag-Gcash din po ako dito sa sari-sari store ko po. Okay. Ikaw ba yung kachat ni Kenneth na nagtatawagan kayo ng ano? Mahal. Hindi ka. Siguro nagkamali lang yung gano'n. Kasi po, minsan pong mga kachat din po ako na sa ano ni Jennifer po sa messenger po. Kasi po may mga apang po kasi siya. Tapos, gusto ko rin pong kumita, pag napapadalan po siya ng apam niya, bibigyan din po ako. So ikaw, ang term of endearment mo sa lahat ng nakakachat mo, mahal, dear, darling, ganun, gumaganyan ka. Dear, darling, ganyan. Ganun tayo. Parang ano, parang yung sweetness lang po sa tawagan. So in short, Yuchan, para malinaw,
tinawag mo talagang mahal si ano, si Kenneth. Siguro nagkamali lang ako ng tawag kasi minsan natatawag ko rin yung mga friends ko. Yung asawa ko, ganun din. Dear, darling, ganyan. Honey, babe. Ganyan tayo ka-sweet. Eh, ikaw naman pala may kasalanan eh. Diyos ko, sandali lang ha. Ayusin natin. Kasi nalilito na po ako na kasi may mga nag-chat-chat, ganyan. Kasi minsan pinapakailaman ko po yung Facebook niya. O, una-una, bawal makialam sa Facebook, ha? May ano po siya, binigyan ko po siya ng right woman. Ah, binigyan mo ng ano? Kasi parang nakaka-login kasi ako, minsan wala akong data. Busy ako nung time na yun din, mami. At the same time, nag-opening ako ng ano, tas nag-butchery po rin ako. Ah, so parang assistant yes mo po. Itong si Ron, si Yuchan, para mag-manage yes ng po. Mga kasi accounts minsan, mo. Kasi minsan, offline po ako eh. Okay, may isang katanungan lang ako. Yuchan, pero yes wala po. Kayong, or... Wala kayong something relasyon. Or relasyon ni Sir Kenneth. Para lang malinaw since may tawagan kasi na mahal. Ano po ang partner line? Ano po? Nainyos na po kami ng partner ko ngayon February po. Okay. Meron siyang partner hindi talaga. Hindi lang kasi mahal eh. Parang sinabi kasi ano pa sinabi? Tama ba? Sino yung... Ah, hindi. Ibang nagtanong kasi. Si Ma'am, ano pala yung message? Si Ma'am Lizelle. Si Ma'am Lizelle. Oh, so I think ito, Shari, ano ito eh. Yung alam mo yung nagka... Parang nagka-spaghetti na yung ano, yung mga usapan, ganyan. Tapos hindi naman pala yun talaga ang may-ari ng account. Pero I think it all boils down. Ako, ang sa akin lang ha, Ma'am Lizelle, parang ang kailangan mong kausapin, si Kenneth, hindi po yung mga allegedly ibang babae o ibang personalidad na may kinalaman sa asawa nyo na si Kenneth. Kasi from the reading ko lang ha, Shari, dito sa ano na ito, si Ma'am Jennifer ay maraming kalakal. Opo. Like ano kalita? Po, yung masonry works, ka-construction, ayan, ma'am, inano ko na po. Sige. Ma'am Lizelle, sige po, magsalita po kayo, Ma'am Lizelle. May conflict, ma'am. Kasasabi lang ni Jennifer na ang SIM card na sinasabi niya ay may affidavit of loss siya at nawawala. Tapos ngayon, how come nakahawak ni LGBTQ? Ibang number po yun, ma'am, ang sinasabi ni ma'am. Hindi po. I will paki-check. Sinend ko rin po sa inyo. Yan, ano number yan, Shari? Yung... Sinend ko po ano sa RTIA. Sinend ko po ang same number ng GCash at ng SIM card na tumatawag ng mahal. Ma'am, sorry ha, wag niyo pong babanggitin lahat. Ito po ba yung ano? 0942? Tama hindi po ba? Hindi ko rin sure kasi yung number ito po ay yung number ng kachat po ninyo na sinasabing Jennifer Valdez. Pero hindi yan yung number yes ng GCash, Shari. Hindi po. Okay. Iba po. Yung number. Po. Ibang number po. Okay. Ma'am, iba hindi po. Ibang number po. Same po. Ma'am, taga saan po ba kayo, Ma'am Lizelle? Mm-mm. Para kung sakali man po, matulungan po namin kayo na magkausap-usap po, magkaharap-harap po. Ilatag po doon lahat po ng sasama ko rin po. Si Yuchan. Sasama natin si Yuchan. Asan po kayo, Ma'am Lizelle? Same nasa number po yan. Ito na po, nakuha ko na. Same number naman po. Huwag nilang ginugulo yung ano. Okay po. Sige kasi po. Kasi may ebidensya po ako. Opo. Okay. Ma'am Lizelle, ganun na lang siguro, attorney. Uh-uh. Opo. Kasi hindi din tayo matatapos yes dito. Lalo na't ang hirap dahil kailangan ipakita na. Ilalatag okay natin lahat. 0942? Ma'am, huwag niyo na pong bagitin, ma'am, lahat. Kasi on air eh. Opo. 812 ang dulo. 812 opo, ang dulo. Opo. Sige po, ma'am. Number at yan na mahal ko na tumatawag sa asawa ko ay same number. So, dyan pa lang may conflict na. Nagsisinungaling siya. Sige. Ma'am Lizelle, kailan nyo ito na monitor? Anong mga buwan? That is September 9. Hanggang September 15. So, mga isang linggo? Opo. Na may exchange? Isang linggo pong ibig ito? May duda na ako, pero inahamon ako ng asawa ko ng ebidensya. Okay. So, si Kenneth, nagsasama pa rin po ba kayo ni Kenneth? Hindi po. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Yan si Jennifer ang dahilan. Sila ang nagsasama ngayon. Ako naging dahilan. Okay. So apparently, may kailangan tayo. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Lumayas siya dito Kenneth, na hindi ko alam kung nasaan. Wala akong alam na number. Wala akong... Pero kasal kayo ni Kenneth, ma'am?
Yes po. Okay, wala kayong anak? Wala kaming anak. Yung mga anak na sinasabi mo, that is, those are your children from another marriage or? From, oh yes. Another relationship? Sa una po. Okay, sige. So Shari, para matulungan natin silang lahat ha, silang lahat, including si Ma'am Lizelle. We will facilitate. Ma'am, paki-air yung ano, yung record ng lola, kasi yan palang nagpapatunay na ang lola mismo may alam na sila ay may relasyon. Pinagbawalan sila. Yung lola na kapitbahay doon sa subdivision? Opo, yes po. Okay, oo. So si lola daw ay may pruweba na may relasyon kayo. Ilan taon na po si lola? 80 plus. Okay. So isama na rin natin si Lola para mas maano. Paki-air po yung pinan kong record. Opo, Ma'am Lizelle, Ma'am Lizelle. Ma'am, ganun na lang nga po ang excuse me, Mama, no. Yes po, sir. Si Kenneth. Concern ko lang ano ho. Mm-mm. Yan yung pinagsasabi. Oh, kasi alam mo. Hindi alam yan mo. Totoo. Okay, anong hindi totoo? Oh. Ipakiplay yung ano, para taong bayan ang maghusga kung sino nagsasabi ng totoo. Tsaka isa pa, ano, yung sa totoo lang nagsisinungaling ka eh. Saang banda? Inamin mo na. Tatanungin kita ha. Asan ba yung sinasabi mo na kinuha mo yung discharge order ko? Na galing sa barangay. May kopya ko. Ilabas mo. O, wag kang mag-ano kung saan ko galing. Bakit hindi ka paawol? Tinatanong nga kita kung masan yung discharge order ko. Matagal ka ng awol. Kinasal tayo ng October 28, February 10, nagpasundok pa sa akin dahil ayaw mo na. Sabi alam mo kung bakit? Ang pinakabutom line dyan, napakasilusa mo na wala sa hulog. Hindi lahat na lang ng tao pinagsisilusan mo. Hindi ako silusa, alam mo yan. Kung hindi ka silusa, bakit mo ako pinagtataga? Saan? Ilang beses mo ako tinaga? Tatlong beses. Ano tatlong beses? Diyos ko Lord, nagsisinungaling ka. Baka dalhin ko dyan ang buong kapitbahay, magsabi kung sino ako, sino sa atin ang... Mismo kapitbahay mo na andyan sa'yo. Malamang, magkakampi sa'yo yan kasi kapitbahay mo eh. Kung sino ang ako? Ako? Palagay ko kailangan talaga kayong mag-usap eh. Kasi kailan ba kayo huling nagkita, Lizelle at Kenneth? Lizelle, kailan mo huling nakita in person si Kenneth? September 15. Okay, September 15. So, for all intents and purposes, kasal pa kayo. Diba? Yes po. Okay. Yes. Sinura ni Jennifer. Okay. Alam niyo po, ma'am, kung bakit ako umalis doon? Oo. Kasi nga, pinagtataga niya ako. Unang pangyayari, doon sa bahay, ito yung ano, unang kita. Wait po. Tawagin ko po yung estudyante ko na ano, kasi yun po makakapagsabi. Ay, sandali lang, ma'am. Minor de edad ba itong estudyante ito? Huwag muna natin. Ma'am, wag niyo na pong idama yung estudyante. Huwag muna natin idama yung estudyante. Tawagin ko po yung estudyante na ano ko. Kasi makakapagsabi ko yun ang katotohanan. Ma'am, alam niyo po, mas maganda mag-usap muna po kayo kaysa idinadami niyo pa po yung estudyante. Tsaka minor de edad po yan. Kayo pa po mabalikan ng magulang yan. Ma'am Lizelle, mag-usap po na kayo mag-asawa. Hindi po kasi, bakit niya? Hindi ma'am Lizelle, hindi niyo po naririnig niyo kami ma'am, pero hindi niyo naiintindihan yung sinasabi namin ma'am. Mag-usap muna po kayo ni Kenneth and ng asawa po ninyo. Mm-mm. Paano kami mag-uusap ma'am? Ma'am, kaya nga po ma'am, uulitin ko ma'am, tutulungan po namin kayo at isasama po namin si Yuchan at si Jennifer para makapag-usap-usap po kayo, malinawan po tayong lahat. Mailatag lahat. Yes po. Mm-hmm. Okay ma'am? Kasi madam, mas maganda, wag niyo na pong idadamay kahit sino man po, lalo na po yung estudyante ma'am. Baka kayo pa po yung mabalikan po ng magulang po niyan. Mga minor de edad po yan. Teacher pa man po kayo ma'am, hindi nyo dapat ma'am idamay pa yung mga estudyante ma'am. Ma'am, pag-uusapin po namin kayo ma'am, wag po kayong mag-alala ma'am. Uh-huh. Ha, ni Sir Kenneth. At lalabas rin naman yung panig ninyo. Opo. Ha, wag kayong mag-alala po. At saka ang punot dulo naman tayo sa katotohanan ma'am.
Kaya nga po ma'am, para nga po malaman natin yung katotohanan ma'am, hindi pa naman po dito natatapos yan ma'am, tutulungan po namin kayo nila Sir Kenneth. Pakiair yung mga evidences ko ma'am, bakit yes, hindi ma'am, inilabas? Opo. Ma'am, kaya nga po ma'am, uulitin ko po ulit, sasamahan po namin kayo yes. Madam, pupuntahan po namin kayo dyan at para makita po namin lahat po ng mga ebidensya na meron pa po kayo ma'am, ha? At maiere rin po yan ma'am, para for all ano, for all intents and purposes, opo. Magkaliwanagan. Opo, magkakaliwanagan po tayo madam. Pati po si Lola, may interview si Lola. Opo. Para malinaw po. Opo. Okay, ma'am? Yes po. Okay, huwag niyo pong ibababa yung telepono, Ma'am Lizelle. Kenneth, huwag mo rin ibababa. Yuchan, pwede mo nang ibababa yung telepono. Okay, thank you so okay. much. Okay, thank you so much. Thank you, mahal. Mahal, si Yuchan. Thank you, ma'am. Love you, Yuchan. Ma'am Joseph. Shari, ako ang ano ko lang nito is gusto lang naman natin na umayos, no? Okay, may anak sila o wala, hindi opo. Maganda na you know, in the professional field, mayroong mga ganyan. Opo. Para makapag, ano tayo, para maayos ang trabaho natin, opo. Negosyo natin, mga kalakal natin. Okay? Opo. Medyo nag-panic lang ako, ma'am, kasi baka tanungin yung bata, naka-live tayo. Yes. Oo nga eh, kaya nga sabi ko. Nag-ano na ako, madam. So, sige ma'am, kausapin ko po kayo, Ma'am Jennifer, tapos pagharap-harapin po namin kayo nila, Ma'am Lizelle, and Kenneth, yes, and ni Yuchan po, para maliwanagan din po si Ma'am Lizelle. Yes, siguro ma'am, hindi lang din maiiwasan, eh, asawa din po. Opo. Naintindihan ko naman po yung ano niya. Sige po. Yung part. Opo. Kausapin ko po kayo din, Ma'am opo. Jennifer. Thank you po. Salamat thank po, magandang hapon po. Thank you. Okay. Magandang hapon. Mag-news break lang tayo. Huwag kayong aalis. Baka may part 3 pa itong kay Yuchan na ito. Oo. Si Mahal. Mahal. Darling. Darling, babe. Mm. Ayan, si Be. Thank you very much po. Tapos natin. Ano ka po? 3:32 po ng hapon, mga kapatid. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Wensha Spa Center. And also, tuloy-tuloy po rin po ang Clean Fuel, mga kapatid. Magpagas lang po kayo, 1,000 pesos po of fuel products. At maaari po kayong manalo ng Toyota Race, Vespa Motorcycle, and 1-year free fuel supply. At sa kada karga po natin, tuwing Sunday, sisimula po ng promo, meron po tayong Sunday Double Your Raffle Entry. Mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga po ninyo, ay siguradong panalo ka. 3:32 ng hapon, dyan lamang po kayo. Idol. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral? Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalordsaradyo5@gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Eto na naman sila. Wagi na naman po sila. Buong pusong binabati ng Radyo 5 True FM. Ang Queen of FM Radio, DJ Chacha, at ang ating broadcast icon. Pinarangalan ng De La Salle Araneta University ng Dawad La Salyaneta. Si DJ Chacha bilang Most Outstanding Female Digital Radio Broadcaster. Most Outstanding Digital Radio Show ang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM. At Most Outstanding Male Digital Radio Broadcaster ang nag-iisang Ted Filon. Totoo namang nakaka-proud ang tambalang kumukumpleto sa inyong umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5 True FM. Congratulations mga kapatid! Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Sinora!
sabi niya, shoutout sa sarili ko, naku, kailangan kong bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila, yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shoutout, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, nag-aanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:38 po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. Ang kagampi yes. ng mga inaapi. Ay, at pampababa muna ng init ng ulo. Yes, attorney. Happy birthday muna kay... ayan na nga ba, sinasabi ko. Kay Alvaro de la Torre. Happy birthday galing po sa anak ninyo. At kay Kitty. Ayan. Sa Alvaro de la Torre. At babatiin ko rin, Shari, kasi parang sarado yata or day off ng Masungi Geo Reserve staff pag Lunes. Kasi pinaka-ano nila is yung papuntang weekend eh. So babatiin ko lang si... Gusto ko pumunta dyan, ito yun eh. Yes. Oo, dapat talaga dati. Kaya ba ako ng mga lubid dyan? Kayang-kaya ka na malubid. Kung titignan nila yung ano ko, yung Instagram ko, ayan may mga pero ang sakit sa katawan. Mm-hmm. Hindi siya biro. Hindi biro na, anong tawag nito, na dadaanan mo. Pero babatiin ko lang yung tumulong sa amin, yung aming parang pinaka-tour, pinaka-guide, no? Si Sarah May Mabalot at ang mga kasama niya, lalo na si Lynn Fortungo sa Masungi Geo Reserve. By the way, kung may pagkakataon kayo, let's support that, ano? Kasi para makita, ang ganda. Ang ganda, kakaiba. 60 million years na yata yan. Wow. Na parang ganyan na ano. Pero ayan. Kailangan nasa condition ang RTIA. Kayo. Yes. Nasa condition kayo dapat para... Hindi talaga pwede. Oo. Tapos babatiin ko rin yung asawa ni Bong Chichoco. Tama ba yung Akachua Choco? Na si Joanne. Joanne, kasama namin si Bong sa Pampanga kahapon. Maniwala ka sa kanya, totoo. Oo, friends kami, friendship na kami. Thank you pala sa mga balikbayan na si Shirley Puzon Dacanay at sa asawa niyang si Ernie. Balik mga balikbayan natin ngayon. Ayun, happy listening and happy viewing din po. And maraming salamat Sir Hari Cosa Denosta ng Silo Palace, Manila.
Thank you very much po. Maraming maraming salamat, Sir Hadi. Pasaylo-saylo ka, ha? Yes, pa-birthday sa Sir Hadi. Thank you very much, Sir Hadi. Ayan, nakikinig sila ngayon. Thank you very much po. And ito po, attorney, si Christina Suarez at nais pong humingi ng tulong para sa kapatid po niya na nasa Damam. Dahil tatlong buwan na daw po silang walang komunikasyon. November pa po nila huling nakausap, attorney, ang ating OFW na si Divina Yap. Okay. Balikan ko lang muna. Christina, gano'ng katagal na si Divina na OFW doon sa Damam? Bale, ma'am, pa dalawang alis niya na ma'am yan ngayon. Nung nitong huling alis po ma'am niya, nung nag-arrive po ma'am siya doon ng June 5. June 5 siya dumating. Ito bang binalikan niya, bagong kontrata ito o parehong employer doon sa una? Bago po. Bagong employer yes. Ito. Ano ang sa huli ninyong pag-uusap, anong napag-usapan ninyo? Nung ano ma'am, nung buwan ba yun? Dati ma'am, nagme-message sa aking ina na yun nga daw po, lagi daw pong nag-aaway yung mag-asawa dahil daw po sa kanya. Kasi, pinagsisilosan siya? Opo, ginagawin po siya ng kwento ma'am na hindi daw po nililinis ng kapatid ko yung pinalilinis niya kahit daw inutos niya na po. Okay. Ito ba ay nai-report na ninyo doon sa kanyang agency, doon sa employment agency? Hindi po. Hindi ninyo na-report? Hindi ma'am. Bakit? Kasi gusto po ng aking kapatid manatili po doon kasi po padalong employer niya ma'am yung pinuntahan niya ma'am ngayon eh. Okay. Hindi, ang ibig sabihin, nag-report ba kayo nito sa kanyang placement agency? Nung nag-report ma'am ako, nung nag-chat ma'am siya sa akin na nasa panganib ma'am yung buhay niya. Oo. Anong ginawa ng placement agency? Ano daw po ma'am, nag-report na daw po sila sa Polo, sa... Tsaka sa agency daw po sa ibang bansa na counter agency po nila. Yung foreign recruitment agency. Kailan ito, yung report na yan? Kasi September niyo siya huling nakausap, tama ba? November 14, ma'am. Ay, November 14. Bali, through text lang yun, ma'am. Through text lang. Opo. Pero sure kayo na siya yun? Yes, ma'am. Kasi number niya po mismo, ma'am. Hindi, yung pananalita, siya naman talaga yan. Siya rin po yan. Talaga, ma'am. Okay. So, November. Tapos, nag-alala na kayo dahil ni Honey Ho, wala kayong narinig. Kasi ma'am, yung text niya ma'am sa akin, delikado na daw talaga yung buhay niya ma'am nung November 14. November 14. Okay. Sinusubukan natin na makausap yung Job Asia Management Services, ano? Yung welfare officer nila doon na si Ma'am Lala Dagsaan ay gusto na natin makausap. Pero unahin muna natin yung action woman natin sa OWA, si Attorney Sherilyn Malonzo. Ma'am, Attorney Sherilyn, good afternoon po. Good afternoon, attorney. Yes. Ma'am, eto na naman po tayo at may idudulog kami sa inyo. Ito naman po ay missing na. Wala na silang contact. Nagngangalang Divina Yap. And wala rin pong update yung placement agency. Ano po ba ang tamang proseso na dapat nating sundin dito? Actually, yung base po sa database namin, attorney, yung SRA niya po, actually nagpunta na po, nireport po yung, nireport po kasi ng employer. Ito po kasi based sa report is second employer niya. Okay. So na-transfer siya sa second employer. Okay. And then ang report is that nag-run away siya noong November 14. Okay. At ang ginawa po nitong SRA, yung Southern Recruitment Agency niya po, saka yung employer, eh nagpunta po mismo po sa migrant workers office natin. At merong pre-resent po ng mga personal belongings po ni Divina. Meron din po natagpuan na roaming number, contact number niya po. At trinay po itong i-contact, kaya lang po ay... Siyempre po wala kasi nandoon po yung number, but yung mobile number niya po, hindi rin makontakt pati po sa FB Messenger. So inutusan na po sila ng MWO natin, ng welfare officer natin, na mag-report na sa police station. Okay. So and then ang last update po sa amin today po, is that actually marami naman po yung communication at report po yung Saudi Recruitment Agency. Okay. At ang huli nga po na as of today po, nung piniem po namin ang ating... welfare officer po doon. Ang sinabi po ng ating welfare officer is they're asking again for another update again from SRA and to find out kung ito ba ay na-i-report na sa police station. Okay. At nagre-request na rin po itong PRA niya, yung Philippine Recruitment Agency. Uh-huh. Nagre-request na from the SRA for a visit visa kasi gusto na rin po pumunta mismo ng Philippine Recruitment Agency doon para po makatulong po sa paghahanap kay Divina. Matagal po ba yung visit visa na makauha kaya?
I just don't have any idea po, no? But I suppose po, kung meron naman pong contact doon, I think mabilis naman mabilis po lang ito. Yun. Pero okay, the PRA po wanted na po na pumunta doon. Kasi po, syempre, liability rin po nila ito. Di definitely po ba? Oh. Ayan naman, kaya naman favorite contact person ko to si Attorney Sherilyn. Kumpleto ka agad. Ma'am Christina, so ganito po ha ang nangyari. Noon pong nalaman nung local agency ano, na meron ngang danger, na i-report naman kaagad doon at na-follow up po ito at na nasa database. Ibig sabihin, constant po yung communication at saka yung pagpapalakad ng mga kumbaga ng mga aktibidades para matuntunan yung kinaroroonan ni Ma'am Divina. Kasi nung pinuntahan po doon sa employer niya, inintrega naman yung mga kagamitan ni Divina. Meron silang nahanap sana na roaming number, yung contact number, pero walang sumasagot. At sinusubukan na nila sa messenger, hindi rin sumasagot. So baka takot lang ito at baka ayaw lang niya na ang kausap niya is yung mga foreigner. Baka nga, Ma'am Attorney Sherilyn, ano, mas maganda kung yung local talaga magkaroon ng visit visa kasi mas magkakaroon siguro ng parang mas panatag ang loob ni Divina na lumantad. Tama ba ako? Opo, opo. Oo. So, saka po yung willingness po na yung PRA po mismo ay pupunta doon. Oo. At hindi na lang aasa sa update po ng SRA po. Okay. So ibig sabihin, itong placement agency niya, yung galing dito sa Pilipinas, tama ba ako, yun yung pupunta doon at ang hinihintay na lang ay yung visit visa. Ha? Para, kasi apo, hindi naman pwede basta dire-diretso na lang silang dadating doon. Ang patakaran kasi, ang Saudi Arabia kasi, Ma'am Christina, kakaiba rin ng kanilang mga patakaran at kailangan talaga nating sundin yung pag-coordinate natin sa kanilang kapulisan na yun na ngayon ang fina-follow up ng ating polo doon. Tama ba ako, Attorney Sherilyn? Yes ibigyan po, tayo Attorney. Tama po. Okay. Tama po. So, huwag kayong mag-alala kasi nandoon sa database, ibig sabihin nyo, nababasa, nakikita nila na tuloy-tuloy yung yung protocol, yung mga proseso para mahanap natin si Divina. At siguro ito, panawagan na rin siguro natin ito, Shari, ano, sa mga nandyan sa Saudi, sa nakakakilala kay Divina, baka naman meron na nakikinig ngayon. Kung maaari lang naman, kung nakakausap nyo si Divina, palakasin nyo ang loob niya na parating na ang tulong. Ganun. At kung pwede siyang magbigay lang ng mensahe, ano? Opo. Para sa, ano? Ang hihingan ko na lang muna ng mensahe ngayon si Christina. Christina, kapatid mo na nakakatanda o mas bata? Mas bata po. Okay. Ilan taon ba si Divina? 38, ma'am. 38. Ikaw ilan taon ka na? 40 po. 40. Okay. May mensahe ka ba sa kapatid mo? Kausapin mo siya. Okay. Bie, kung nasaan ka man ngayon, sana okay ka lang. Tanggalin mo na yung face mask mo. Sana ligtas ka, walang nangyari sa'yong masama dahil natatakot kami sa huling mensahe mo sa amin na bibitayin ka noong November 14. Wala akong nagawa kundi magmensahe lang sa agency mo at sa OWA para humingi ng tulong. Hindi ka namin matulungan. Sana po kung sinong nakakakita o nakakilala sa aking kapatid, ipagbigay alam na lang po ninyo sa ano po, sa kay Rafi, kay Sir Rafi Tulfo po, kung sakali po na matagpuan nyo pa siya o kaya may video po na makita kayo na na-videohan po siya. Kasi ma'am, ano ma'am? Wala ba kayong nakausap na kaibigan ni Divina? Walang tumawag sa inyo? Walang wala, ma'am. Ng ang alam paalaman? Po, ang alam ko po talaga wala po siyang kaibigan sa Saudi po. Bali ma'am, ganito ma'am, ikaw pero pangalawa na niya na balik yan. Yes mo, magkaiba pong ano, employer. Yeah po. Oo. Hindi wala siya na, sa Saudi kasi stricto rin ano, Shari, hindi naman basta-basta na nagkakasama sila, no? Hindi. Sige, anong kwento mo? Kasi ma'am, ano, nung si ma'am sa damam po ma'am siya, uh-oh, naka-assign po ng kanyang pangalawang employer niya, ma'am. Uh-huh. Sinama ma'am siya nung November 10, uh-huh, nag-message po siya sa aking ina na isasama daw po siya ng 2 weeks sa bundok ng Maka. Yun na po, November 14, nag-chat na po siya sa akin. Ano daw ang gagawin doon sa bundok na yun? Mag-ano daw po sila, bakasyon daw po sila kasama yung kanyang amo ng 2 weeks sa amo okay po, nung, sa ina po nung amo niyang babae. Tapos okay, November 14, ma'am, nag-message niya sa akin na delikado na daw yung buhay niya, humingi daw po akong tulong, pumunta po daw kay Sir Rafi Tul, pumunta ng tulong para matulungan siya kasi bibitayin daw siya nung araw na yun sa hindi niya alam ang dahilan. Yun po. Okay. So, naibigay mo ba itong impormasyon na yon doon sa, ano, na dadalhin siya doon opo sa bundok? Nung gabi din po nung November 14 na mga 7, before 8 po yun.
Nang gabi, nag-message po siya sa akin noon. Nag-text. Okay. So, yung ano na yon, yung impormasyon na yon, ibibigay rin yun at ipapasa rin yun doon sa mga kapulisan. Kasi kung pag hahanapin na siya, syempre kasi, kailangan meron tayong mga ano-ano, mga leads ang tinatawag dyan. Nag-aalala lang, ma'am, ako. Kung nag-runaway, ma'am, siya, 3 months na po kasi siya nawawala eh. Yun rin ang wala, ma'am, kasi kaming idea kung may mapupuntahan ba siya o wala. Ang alam ko talaga, ma'am, wala siyang mapupuntahan. Okay. Kasi wala siyang kakilala doon. Yun po talagang alam ko. Okay. O, sige. So, wag ito, kausapin ka sa studio, ano, sa labas, para mas mabigyan pa natin na linaw yung proseso. Maraming salamat po kay Attorney Sherilyn Malonzo. Ma'am, maraming salamat po. Huwag po kayo magsasawa, ma'am. Salamat po, Attorney. Mabuhay po kayo. Okay. Salamat po. Sige po. Sige. Ma'am, kausapin ko po kayo, ma'am. At kung meron man kaming information, ma'am, ipagbibigay. Alam po namin. Ma'am, thank you, ha? Po. Tatulong salamat po. Sige po. Ito, Attorney. Itong next case natin, sila Melvin Santos. Okay. At sila Angelica Grapilon. At humihingi ng tulong na ma-refund po ang binayad po nila para sa binili nilang condo unit. Mm-hmm. Dahil after 3 years daw po, iwala pa din daw po yung binili nila. At nako. Kinakalawang na baka lang daw po yung inabutan nila sa lugar. Attorney. Nako. Okay. At marami pa siyang mga complainants. Madami sila, oh. Atini. Ihahabol na lang natin dahil ilang minuto na lang po ay mauubusan na tayo ng oras. Pero at least para ma-ere lang natin at siguro magkakaroon tayo ng follow-up tungkol dito. Ang inireklamo nila actually ay ang Empire East Highland Holdings. Opo, meron yung sa video call, Atini. Meron sa mga, ayan po. Oo. Sila Rhea Manalo po. Oo. Rhea, Cherilyn. Si Rhea ay nasa Germany, si Cherilyn ay nasa Iligan, at si Yolinda, si Vivian ay nasa Japan. Okay? Apo, nasaan? Kausapin muna natin si Rhea. Rhea, raise your hand. Naririnig mo ba kami, Rhea? Okay. Nasaan yung unit na ito na binili ninyo? Anong location? Yung project name po is Camp Ridge Village. Pasikenta. Kailan daw dapat, Rhea, ang turn o ay ang dami nila. Kailan ang dapat na turnover? After down payment po. Usually yun po yung sabi nila, after 3 months we can acquire the unit na po kasi ano po siya, RFO. So ready for occupancy ang pagpresenta nila sa inyo is ready for occupancy. Okay, pag yes, sinabi ko sa RFO, ready for occupancy. Kailan, ano ang bayad na binigay mo? Anong hulog mo? Magkano? 150K po yung down payment plus po yung reservation. Mm-mm. Around 30,000 or more po. So, around 180,000 po yung nabigay ko. Then, after down payment po, mm-mm, wala na po akong update from the Empire East and the agent. Okay. Sino yung agent na kausap mo? Nyolo Anselmo. Nyolo Anselmo. Paano mo binabaya? Po. Paano mo binigay yung down payment? Ay, sus Mario. We went directly po dun sa office nila. Then, may bank po dun sa building. Okay. Dun po ako direct na nagbayad sa kanila. Okay. Yung bank account ay nasa pangalan ng Empire East? Yes po, under po sa kanila. Okay. Yung si Vivian Santos ng Japan. Opo. Ganun actually, rin. Ma'am, sa side ko po, meron po yung, ang nakiusap sa akin po is yung pamangkin ng kaibigan ko po since 2017. 2017 ngayon, pa yun sa'yo? Opo, pre-selling po yun. So monthly, nagbayad po ako ng start ng 15K. Then, continuous po yun. Hindi ko na, siguro dahil kapamangkin po ng kaibigan ko, nagtiwala na lang po ako. Pero, yung payment po, update po siya. Tapos... Vivian, yung payment mo, Vivian, direct to Empire East din? Opo, sa Metrobank po. Meron po ako mga resibo nun. At saka meron din po yung computerized na okay. Statement of ano po. Opo. Dito ngayon, makikita, hindi ko pa nakausap yung dalawa rin online, mga taga-Iligan ito, ano? Walang discrimination. Bigyan ko lang ng pagkakataon. Mm-hmm. Itong nandito naman sa, ano natin, sa studio natin. Ma'am Angelica po. Ma'am Angelica, ano naman po ang experience ninyo? Actually, same po. So, bumili kami year 2019. Yes. Ang expectation ng turnover? 2024. Yes. So, ibig sabihin, same complex ito ha, same building condominium complex ang pinag-uusapan. Ang location ay sa sa may Pasig Cainta po. Pasig Cainta. Anong pangalan nung
property, di ba, usually pinapangalanan nila yan. Ano pangalan? Empire East Highlands. Empire East Highlands. Yun ang magiging ano. Ilang buildings ito? Tinan mo nga yung, ito ba yung current na itsura? Yung may picture na puro mga bakal na nakalawang? Yes. So yan yung nakatayo ngayon doon? Yun, yung, yun lang yung attorney yung naabutan nila, kinakalawang na bakal. Which is dapat January last month, yung turnover. Pero yan lang pong nasa screen po niya yung naabutan nila. Okay. Attorney, hindi ko natatanoyin kung magkano binigay ninyo, ha? Dito na ako didiretso kay Attorney Raymundo Foronda. Hello po. Yes, ma'am. Oo, good afternoon, sir. Good afternoon, ito po. Malaking sakit ng ulo po ito sa mga naguhulog nung inaakala nila na magiging makaka-acquire sila ng condominium unit. Ano, ano po ba ang proseso? Kasi apparently, of course, merong may kontrata. Ito, nakikita natin dito ang kontrata. Opo. It's all a legitimate na contract to buy and sell. Ang ang presentation, ang representation is ready for occupancy or turnover by 2024 January. Pero opo, sa itsura po, Attorney Raymundo Foronda, ito pa po yung itsura, puro mga bakal lang na nakatayo. What yeah is the opo, ano po ang magiging proseso sa mga nagrereklamo na mga itong mga complainants po natin? Ayun nga po. Normally kasi yan, nag-a-apply sa amin dapat ng license yan. Eh, nalaman po kanina na parang wala pa yata ang certificate of registration ng license sa state. Wala! Yung project. O, kasi doon sa, ano kasi, doon sa lisensya nila, nakalagay doon yung, ano, yung program of development. Supposed to be kung nag-a-apply sila. Oo. Since wala silang lisensya, so hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos okay yung project. Pero definitely, violation na kagad yun. Yes. Pagka ganun, may karapatan na kagad yung mga buyers nila na magreklamo. At kung gusto nila, magpa-refund na sila. Mag-demand okay na sila ng so, full refund of payment. Okay. Opo. So, dyan po ba sila sa tanggapan ninyo pupunta o, dapat? Opo. Sumulat lang po sila dito at ipapatawag namin yung developer. Okay. Magpapaliwanagin namin sila kung bakit nangyari itong mga ganito. I am assuming, Attorney Raymundo, hindi ito ang first development ng property nito, no? Kilala ko yung Empire East, eh. Yan ba yung Empire East? Ay, opo, opo. Kilala ang developer na okay yan. Opo, opo. Sino ang pinaka-latest na bumili? 2020, or lahat kayo was pre-selling? Pre-selling, tapos tuloy-tuloy kayo na nagbabayad. Okay. So, Shari, dahil... Yes, sir. Go ahead. Kasi kami ng, ano, from Disood. Kami ng certification coming from Disood na sinasabi nga sa amin, wala silang license to sell at saka certificate of registration. Now, in good faith, pumasok po kami sa contract with them na malinis ang kamay namin. Sila yung hindi nag-comply. Yes. Kaya ngayon, nung humingi kami ng full refund, ang sabi nila forfeited daw. Dahil? Kasi po, kina-cancel namin yung contract with them. Ay, o sige. Mahabang usapan pa yan. Eh, bahala si Attorney Raymundo Foronda sa inyo. Sir, ang papadala ko sa kanila is their individual contracts to buy and sell and proofs of payment ninyo. Kasama na rin po siguro yung mga abroad or out of town. Apo. They can execute siguro special powers of attorney to yes po para ma-facilitate para may mag-represent ito sa kanila. Shari, sasamahan natin apo sila. Apo. Attorney, sasamahan po ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo ang ating mga complainant apo po sa tanggapan po ninyo. Salamat po, Attorney Raymundo Foronda. Mga kailan po kaya? I-schedule po natin, Attorney. Huwag niyo po ibababa yung line. Huwag niyo po ibababa yung telepono. Dito na lang po sa staff yung for apo scheduling. Salamat po. Mga ma'am na nasa Iligan, meron po ba kayong paraan para rin mabigay ang inyong mga documentation dito para maisama na yung ano ninyo, complaint ninyo? Okay. Yes, meron po. We have okay our representative so, din dyan sa Manila. Okay, thank you po ma'am. Ulitin lang po namin ha, you will be assisted by Wanted sa Radyo. And then, ito, para na rin sa mga nanonood ngayon, kung meron kayong transaction with Empire East Highland Holdings, yung property development ng complex na nandito sa Pasig. Okay? Makikoordinate na lang po kayo dito sa Wanted sa Radyo kasi mas lalakas yung ano natin. Yes, yung magiging kaso. Sige po.
Opo. Mama Angelica, Sir Melvin, kausapin po namin kahit wala na rin po kaming oras, pero aasistihan po namin kayo sa tanggapan po ni Attorney Foronda kasama po ang reporter po ni Senator. Okay po? Okay. Sige po. Maraming salamat po. At mga kapatid, maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po ng Wanted sa radyo mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Sana po mabawasan ang mga manluloko sa buhay na ito. Ako po si Attorney Aina Magpale. Gugma ug kahayag, mga ka-idol. From yesterday, ang Bardagulan Serya. Ako po si Shari Roman at samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At ako naman si Maricel Tulfo Tungol. Ang program po ito ay atid sa atin ng Robust at Robust Extreme. Hiyak siya ako mag-vlog kasi may bata talaga. Hindi na kaya na ni Janina. Ayan. Robust dietary supplement for men, di umatras at di umaayaw. Sa bawat laban, Robust po ay 70 pesos SRP per tablet lamang at ang Robust Extreme ay 140 pesos per tablet lamang. At para makasiguro, bumili sa Mercury Drugstores nationwide, datid sa inyo ng ETC Healthcare International Corporation. Your trusted life. Alay. And mga kapatid, syempre meron tayong bago makakasama sa Bardagulan Serye, ang ating Fortune Pay. Ang Fortune Pay po, mga kapatid, maaari nyo po silang i-download sa Google Play Store and sa Apple Store. Ito po ay malaking tulong, lalo na, ayan mga kapatid, oh, nasa screen po ninyo. Ayan po ang sagot sa pinadaling pag-send ng money. Magpwede rin kayong bumili ng load, magbayad ng bills, and of course, i-enjoy yung rewards and discounts, at marami pang iba. Ayan. Go cashless, use Fortune Pay. Okay. Hassle-free. Hassle-free. And kung nagtataka din kayo para sa privacy, mm-hmm, 'di ba? So hindi niyo po kailangan mag-alala. Safe na safe po ang Fortune Pay. Yes. Okay. And again, may mga kasama tayo gaya ng pinromise namin, mm-hmm, kagabi, kahapon, dito sa Bardagulan Serye. Kasama pa rin natin, of course, si Miss Marian Menchas, ang ating motivational speaker and writer. Magandang hapon, Miss Marian. And of course, si Janina Louie, ang Miss Universe Philippines, Sydney.
Tama. Yes. Ayun. Alam mo, nalilito talaga ako doon. Pero good afternoon, Janina and Ate Marian. Good afternoon. Ayan. Kasi kahapon, napag-usapan natin yung journey ni Janina sa mundo ng pageant. Mm-hmm. Diba kung hindi nyo napanood, pwede nyo panoorin kahapon. Yung episode kahapon. Okay. Ngayon, since Love Month, kasi hindi natin masyado na-itackle yung ano eh. Yung ano, love in general. Ano, kung ano yung mga favorite ideal. Topic. Kinakabahan na siya kasi tatanungin natin paano pag niligawan siya ng crush niya. Si Andres Mulak. Shout out. Shout out po kay Sir Andres Mulak, Sir Ag, and Ma'am Charlene. Meron pong isang beauty queen dito. Na single. Single po, single. Okay, ngayon natin pag-uusapan. Kasi merong binigay sa akin si Ate Marian. Actually, sa mga staff din. Ito yung ayoko nang maging marupok. Ate, ano naging inspirasyon mo dito, Miss Marian? Actually, I just naramdaman ko lang talaga sa puso ko na sumulat ng libro naman na Tagalog for the first time. Mm-hmm. So, Tagalog siya with mga illustrations. So, may drawing dyan para talaga mabigyan sila ng idea ano bang klaseng lalaki ang dapat iwasan or mature na ba ako para sa isang relationship or hindi pa. So, pati yung mga babae, mag-reflect bago pumasok sa isang relasyon. Ayun! Kasi kahapon, ito nabasa ko lang sa likod Gusto mo nang kumawala sa isang toxic relationship pero hindi mo magawa. I'm sure madaming nakaka-relate dyan. Oo, na gustong-gusto nang umalis pero hindi makaalis. Oh. Pero bago tayo dumating doon, Ate Marian. Yes. Si Ate Marian, ilang years nang single? Since 2015? So, ilan na yun? 9 years. Oo, 9 years na. Yeah. May mga muntik. Almost there but not quite. Ganun. Bakit, ate? Siguro kasi calling ko rin siya. So, when I see, pag sinasabi ko pong calling, nararamdaman ko na tawag siya sa akin ni Lord. So, sa bawat tawag, di ba, may mga struggles, may mga ano rin, cruise. Uh-huh. So, siguro kasama to na sige, danasin mo muna lahat ng pwedeng maging struggle ng isang woman, para mas marami kang ma-share, mas maraming makarelate sa'yo. Mm-hmm. Ikaw, ano bang tawag nang natin? May kipapala. Ibang calling yun eh. Pero Ate Marian, hindi ba parang, kunyari may mga boys na magsasabi na ang tagal mo ng single, actually mas nakakatakot magmahal ng babaeng matagal ng single. Mm-hmm. Kasi parang dumadating sa point at tumataas din yung force, yung standards mo sa isang lalaki. Yes. Actually, ang message ko talaga sa mga babae ay taasan ng standards. Mm-hmm. Kasi marami na talaga ngayon, wala nang standards. So parang minsan maririnig ko sasabihin na, ano lang naman siya alcoholic lang naman siya. Alam mo yun? Parang, girl, hindi yan lang. Kasi yung impact niyan sa buhay mo, yung impact niyan sa buhay ng lalaki, pag tinanggap mo na siya, kasi yung mga boiling waters nga, diba, nakakausap natin sila. Si B1B2, kuya. B1B2, yes. Alam mo, hindi na natupad yun. Sabi niyo, February, kayo pupunta dito, nanggigigil ako sa dalawang to. Okay. Yun, sila B1 at B2. Sinasabi talaga nila na bilang lalaki, kapag yung girl, inaccept lang sila na ganun na sila, kung paano sila, nagbago na sila, diba? Kung paano sila dati, babaero, nanggugost, ganyan. Mm-hmm. Sabi nila, kung tinatanggap kami na ganun, masanay sila na ganun na kami. Mm-hmm. Permanently. So, kailangan aware ka kung ano yung tinatanggap mo ngayon. Mm-hmm. Kasi yun din yung magbe-benefit sa'yo in the future, sa anak mo, even sa lalaki. Alam mo, Shari, sinasabi ko talaga sa mga girls na saying no to a guy na immature pa, na irresponsable pa, na may addictions pa, is the most loving thing to do. Mm-hmm. Yun talaga yung pinaka-loving na pwede mo magawa pati sa kanya. Paano kapag Ate Marian, gustong-gusto mo tong tao na to? Ay! Ang hirap-hirap. Tinan mo, pinagdaanan ko yan. Hindi ba? Paano gusto mo? Pero may side pa din siya na umiinom siya. Hindi naman alkoholic talaga. Huwag naman alkoholic. Wala akong pinapalinggan. Wala akong pinapalinggan. Nag-iba yung tingin. Wala akong pinapalinggan. Mag-uwi ka na agad ng pasensya. Wala pa kong pinapalinggan. Wala akong pinapalinggan. Paano kung gano'n, Ate Marian? Kunyari, gustong-gusto mo itong tao na to. Wala akong pinapalinggan. Nakakatawa. Nakakatawa talaga silang dalawa. Besties eh. Kunyari, gustong-gusto mo itong tao. Kaya mo yan. Iba yung tingin niya. Gustong-gusto mo itong tao na to, pero umiinom siya, gano'n. I think pag occasional, normal lang naman yun, di ba? For fun, ganyan. Pero pag addiction kasi, di ba? Addiction is parang hindi niya kaya na hindi gawin. So, kapag ganun... Pag nasa burol, ganyan. Yung kape.
Atas ng first family kung mag-cheers. Patay tayo dyan. Alam mo, wala ko sinasabi. Wala din. Sige, sige. Basta ang sinasabi natin sa mga babae is, pag nakikita mo na may addictions pa siya, whether that's pag-inom, or pambababae, or ano pa bang mga addictions, sex. Drugs. Drugs, of course. Bata. Basa naman. Hindi, 21 na yan. Kaya niya na yung process yan. Oo. So, if may addiction siya, unang-una, mag-reflect muna rin yung babae sa sarili niya na teka muna, bakit okay lang sa akin? Mm-hmm. Bakit kahit na napapraning ako sa relationship na to, or yung iba mas masakit ba kahit sinasaktan niya ako, bakit nagsistay pa rin ako? Diba? Bakit nagsistay pa rin ako? Mm-hmm. So, ibig sabihin nun, iha, mm-hmm. wala ka pang pagpapahalaga sa sarili mo. Mm-hmm. Kung iniisip mo na mahal na mahal mo tong taong to, teka muna, saan ang gagaling yung pagmamahal na yun? Eh, wala pa nga sa sarili mo. Mm-hmm. So, kailangan marunong ka muna magmahal ng sarili mo. Kasi doon siya manggagaling eh. Na, okay, mahal ko na yung sarili ko. So, pag mahal mo yung sarili mo, mas alam mo ano dapat, saan dapat ako nag-yes? Mm-hmm. Saan dapat ako nag-no-no? Pag may addiction pa, mahirap kasi ibig sabihin nun, wala pa siyang self-control. Hindi pa rin niya mahal yung sarili niya. Paano kanya mamahalin? Tapos usually nakikita natin problema, hala, wala siyang control sa alcohol. Hala, pati sa pera. Hala, pati sa babae. Susunod-sunod. Ay, tama. Mm. Andiyan na yung pati sa babae. Exactly. Pati sa... So kung gusto mo ng buhay na puro miserable, go-push mo yan, te. Pero may chance ba na nagbabago talaga ang lalaki para sa babae? Wait a minute. Parang, yun nga eh. Diba ate? Kasi parang hindi mo ma-distinguish kung ano ba ito, nagbabago lang ba ito dahil sa umpisa lang or mahirap eh. Mahirap mag-filter ng lalaking ganun eh. Maraming ganyan. Maraming nagbabago sa simula. So, hindi yun sustainable. Ibig sabihin, huwag mong i-expect na nagbabago siya para sa'yo, tatagal na ganyan. Ayoko makinig, napapraning ako. So, sabi questions. Napapraning ako. Oo. So, yung mga mentors ko na happily married, sinasabi nila na makikita mo kung talagang nagbago na siya. If mag-hold back ka muna sa kanya, especially when it comes to sex, physical intimacy. And then, tignan mo, after 2 years, kung sustained yung pagbabago niya, kung tuloy-tuloy, baka may chance. Pero kasi, kapag pumayag ka na ganyan siya, maging ready ka. Pwede siya magbago, pero it can take decades. Mm-hmm. Pwedeng 10 taon, more than, diba? Minsan nga, 3 dekada na, hindi pa rin, dapat ready ka. Oh, hindi daw ganun si Kuya Gami, ate. Sabi ko sa'yo, hindi siya ganun, si consistent ang Kuya Gami namin dito. Pambato ng barda yan. Diba? Consistent siya, pag nanligaw ka ba, Kuya, ganun na din. Ay, ako nga alam, ano ma-approve pa, Kuya Gami. Ayos. Tigas mo, Gami, tigas mo. Pero si Janina, ikaw ba paano ka maglagay ng standard sa isang lalaki? Andres Mulak talaga. When we talk about this naman, I agree with ate in that you shouldn't lower your standards because a relationship is a very complicated mm-hmm. thing. And yes. when you go into a relationship, you would hope it's for the long term. And so you don't take these little sacrifices in a person because it might not last. Sana, you can tell them, you know, maybe you should... parang to help them at least to be a better person first. Para, you know, they are the one if they are willing to improve themselves for you. Mm. The short-term sacrifices will mean a lot naman for the long-term of your relationship. Oh, paano kung Andres Mulak? Tapos, abang nasa stage. Hindi naman, celebrity crush lang yun. Paano, I haven't actually met Andres ba? Paano nga kung may pumunta sa'yo tapos may dalambuke? I heard sabi you wanted niya, to meet me. So. Ah! Sabi niya, I know, I saw you in Bardagulan. Ilang beses. Guys, yung sinabi sa'yo. Guys, yung mga netizens natin, pakitulungan naman si Janina na makarating to kay Andres. Naku, mag-ship na sila niya. Iba, kay-ship na kayo, ha? Yeah, pero, I know that Miss Universe Philippines, it's something, well, even some women are already allowed to have children, to be honest. Pero, this is something where you're able to achieve
many things in life. I don't have to sacrifice my whole life into pageantry. So, diba? Magpapaligaw ka nga, in short. I wouldn't say anything. We'll cross that bridge if it gets there. Oh, so, magpapaligaw. Diba? Sorry, ini-stalk ko si Andres Mulak. Pati kilos, ang gwapo. Oo, oh, ini-stalk ko siya. So, may chance kung sakasakaling manligaw. Ngayon, present time. Uy, iship na kayo ng netizens. Baka iship kayo. Magulat kayo sa TikTok. Iship na kayo. I haven't thought that far yet. It's really just a celebrity. Hindi kasi kami super advanced kami. As chismosa. Napaka-pretty kasi ng batang to, no? At napaka-pogi din ni Andres Mulak. Kasi ngayon kasi ano siya eh. Artista. Nagsistart. Sila magkapatid. I think their whole family is going into showbiz. Not stalking at all. Pero paano mo kunyari may dumating? Let's say si Andres. Si Andres nga. Oh, sige, i-example na lang natin si Andres. Paano kung dumating si Andres? Paano mo babalansehin ang love life mo at yung pagpapageant at yung work mo? I think the sensible thing though for me at this time, during this period, is my focus on this journey for Miss Universe Philippines. Mm-hmm. You know, this is something that I'm doing for my family, for Sydney. So for now, this is my focus lang talaga. And if it's the right person, right time, edi I'm open doors naman. After ng pageant. Better. Na-unpay ka niya, no? Pagkatapos, pagkatapos literal ng pageant, pagka-corona sa'yo. Pagka-corona sa'yo. Nasa labas na siya. Mako-busy ulit yun. Oo, nasa labas na siya. Mag-aantay sa'yo. Pero kung talagang mahal ka ng lalaki, he will wait, diba? Uy, sabi, mas pogi daw si Kuya, Kuya Gami na bilad lang. Ano ka, daing? Ang daing, ang daing. Nabilad lang. Daing nyo, pagod na. Ano ka, daing? Oo. Pero ikaw ba, at some point, naging marupok ka din? I would say I may have had something when I was younger. I think a lot of us would have childhood crushes, puppy childhood, love. Puppy love lang. And at the time, no, you're like, oh yes, this is the person I'm going to marry. But I learned it myself na there is really, parang, when you have to reach a certain maturity to go into a relationship, it's not always, you know, sunshine and roses. Mm-hmm. You have to make sensible decisions, make some sacrifices as well. So I wasn't ready. It's not a mature phase yet in my life. I was also starting work. I was also still very busy with taekwondo. So yun, it wasn't the right time. And I realized na you need some time to develop first. Ay, may question ako bago kayo mag-ibig si Marian. Ay, you know! Ay, ang hapo talaga! Ilan taon na ba si 22. Ano? Nasa, actually, nasa line siya ngayon. Actually, nasa line siya ngayon. Pakikuha nga kay Nanay Christy yung number. Like. Ang gwapo na. Hindi, nasabi ko sa kanya yan. Kasi super baby boy. Siyempre, auntie na kami niyan. Ang gwapo talaga. Nina. Ako I think I would say when you ask my type, in terms of looks, though it's not that important, yung parang clean bagay face kayo. Lang. I like clean bagay baby ship, bagay face. Bagay sila, guys, no? Pakiship na po si Janina and si ano, si Andres. Oh my God, bagay kayo. Bagay kayo. Seriously. Pero sa mga lalaki ba, ang isang Janina, mahalaga ba na financially stable ang isang lalaki? When you go into a relationship, kasi I wouldn't want for myself to be also reliant on him and him to be reliant on me. It's a team effort then. But mutual. I think the relationship will struggle if the person isn't financially stable at some point. You know, it's good. I think also be friends. Get to know the person really well. You know, don't go into a serious relationship when you're still parang, still getting money from your parents. You're still studying. I think it's good to still grow together. There's no harm in getting to know the person. But go into a serious relationship when you're stable na. That's my preference. Ikaw ate, Marian, mas okay if ba siya? If ever. May naisip akong tanong kay Janina, pero mamaya na. Yes. Pag kunyari, okay ba na dapat ba na kapag pumasok din tayo sa isang relationship, dapat financially stable din ang partner mo. Hindi lang siguro sa babae, sa lalaki din.
I think very important yun kasi it shows a lot of responsibility. Mm-hmm. Actually, meron ngang verse sa Bible. I think it's Proverbs 27 verse 1. Build your business first and then build the house. Mm. So, dun kasi malaking bagay yung trabaho in testing a person's character, mm-hmm. yung growth mo dun, yung maturity mo dun. So, medyo red flag din pag sobrang papalt-palt ng trabaho or hindi nagtatrabaho. Mm, yan. Tama, so, tama. Tsaka naniniwala ako na yung lalaki kasi, both ways, kagaya ni, sinabi mm-hmm. ni Janina, yung lalaki, built sila to be a provider. So, mahalaga yun sa isang pamilya. Mm. Pero yung babae, maganda rin na may sarili siyang income. Kasi anytime hindi maging okay, walk away. Anytime hindi maging okay, walk away. Kasi para kahit dun. Sa mga wanted sa radyo, napapanood natin na hindi sila makawala kasi... Dependent sila. Oo, yung sabihin, paano yung panggatas ng anak ko is yung lalaki yung nag-work. Yes. So, paano kami ng mga anak ko? Correct. So, dapat talaga is financial... Also, hindi ka rin umaasa sa partner mo. Pero may mga ibang partner na sinasabi na diyan ka lang sa bahay, alagaan mo na mabuti yung mga bata. Yun, you know, I recommend talaga sa mga singles na yung mga difficult conversations, yung mga mahirap pag-usapan. Yes. Pag-usapan na talaga ngayon. Mm-hmm. Kagaya ng mga topic ng rules sa family, mm-hmm. ano ba, okay lang ba sa'yo na may iwan ka sa kids, or gusto mo ba nagtatrabaho ka, yun yung mga dapat pag-usapan habang nagkikilanlan pa lang kayo. Mm-hmm. Kasi maraming relasyon ngayon dahil nga mabilis yung mga pangyayari. Mm-hmm. Yes. Hindi na pag-uusapan, yung mga dapat pag-usapan. Tapos, kapag mag-asawa na, ha? Yan yung gusto mo? Ha? Ayaw ko yan! Ganon, magpatayan na sila. Kasi nga, yung time of getting to know, hindi na gamit para doon. Oh, may isa, ayaw ng baby. Exactly. Sensitive din yung issue na yun. Yes. May isa, gusto ko niya, let's say, usually babae ang may ayaw ng magka-baby, di ba? Mas lalaki. Ah. Mas lalaki ba? Babae kasi parang, more on sila yung, kasi sila yung magki-carry. So, parang, bira pa lang ako nakakausap and nakamit ng babaeng ayaw mag-baby. Yung iba nga gusto nila, baby na lang. Oo, eh. Ako, dati, gusto ko baby na lang. Para walang sakit sa ulo. Baby lang. May mga ganun kasi, yung hindi talaga na pag-uusapan agad-agad. Pero dapat na pag-uusapan. Dapat na pag-uusapan. At saka, yung thinking din na gano'n na mag-aanak na lang ako kahit wala nang tatay, kailangan isipin din natin maigi ano bang best sa anak ko. Kasi yun yung love, diba? Iniisip mo ano ba yung best. So, syempre, lahat ng tao create para sa isang pag-ibig ng magulang, nanay at tatay. Mm-hmm. So, hindi rin dapat i-deprive yung bata dun sa ganong... Yun talaga eh, tinitignan mo talaga, ano bang, paano ba ako ginawa ng Diyos? Ano bang design ko? Okay, design ka na may pagmamahal ng tatay, may pagmamahal ng nanay. Kasi pag may nawala dun, ang dami rin magiging struggle ng bata. Mm-hmm. Pero may mga iba na ano eh, na... galing sila sa broken family and ginawa nilang inspirasyon yun para mas maging better sila sa susunod nilang partner, sa magiging partner nila. Oh, that's great. Mm-hmm, di ba? Parang ang inspirasyon nila is yung nanay at tatay ko, hindi naging okay. So, hindi ko to gagawin sa magiging pamilya ko. Mm-hmm. Yes. Alam mo, Shari, okay yun. Maganda talaga na ganun yung mindset. Thinking, mm-hmm. yung mindset. Pero very important din, natutunan ko na kapag may mga, kasi minsan hindi natin naaminin, pero masakit yun eh. Yung parang walang tatay or mm-hmm. walang nanay. Mm-hmm. Importante na mahilom muna sila, maheal. Mm-hmm. Huwag hanapin ang healing sa isang pag-ibig. Magpa-heal muna sila. Mm-hmm. Kay God, lalo na yung mga ganyang napakalalim na pain. Mm-hmm. Oo. Siyempre parang may ano yan eh. Kumbaga may grudge, konting grudge lang sa part. Oo. Part. Tsaka may studies talaga after studies na teenage pregnancy, yung mga crimes, mm-hmm. Drug addiction, mm-hmm. Nanggagaling siya sa fatherlessness. Oh, okay. Uy, may papakita doon yung staff natin. Ano yung papakita niya? Ano yan? May papakita kami. Ano yung ipapakita? Kaya today? Suspenseful naman. Oo, kaya nga eh, parang about, nakita na yan. Sana. Ayun. Ayan na si ano, Andres. Andres. Bonifacio. Andres. Wow. Ayan, ibang Andres yan. Hindi, ano. Iba yung style. Iba yung... Gamin mo, parang gusto mong kalabanin si Skastakli. Pa-rapper na yan, ah. Sino yung kamukha nitong rapper? Sino? Smuglass. Smuglass.
Na-na-na-na. Favorite mo pa naman yun. Paki-side by side, no? Na-na-na-na-na. Iba ka talaga. Kuya Gami, nilalabanan ng Andres Mulak. Mm. Diba? Bukod tanging. May tapang at lakas. Na kumalaban sa anak ni Aga Mulak. Mm. Okay. Ate, ito naman. No. Itong nasa book mo, Ate Marian. Paano na to matutulungan yung mga kababaihan natin pagdating sa pag-ibig? So, yung libro, actually, yung first chapter niya, may intindihan mo dito. Meron dito alamat ng karupukan. So, ang kwento... Alamat mo yun? Ako yun. Dati. Ang kwento ni Sarah. So, dito mas may intindihan nila. Dapat pinalitan mo, Miss Marian, ano? Ang kwento ni Sarah. malapit na eh. Kung magbo-volume 2 ka, sabihin ko, include mo yung pangalan niya. Sabihin ko sa printer. Pakipalitan ng Shari ng Sarah. Sa chapter 1, ate. So yung sa chapter 1, ang kwento ni Sarah, dito natin may intindihan na si Sarah, nung lumaki siya, lagi nag-aaway yung magulang niya. Mm-hmm. Tapos, hanggang naghiwalay na sila, so nakakarinig siya ng sigawan sa bahay, mm-hmm. ganyan. Tapos, nung naghiwalay na sila, yung nanay niya, naglalasing mm-hmm. na. Tapos, so, and then, from there, si Sarah, dahil kulang na kulang siya ng pagmamahal sa heart niya, naghahanap din siya sa labas, hanggang may nakilala siyang lalaki rin. Mm-hmm. Tapos, kaya lang yung lalaki, babaero, ganyan, may addictions. Mm-hmm. Kasi nga, hindi buo yung puso ni Sarah eh, so okay na to. Pinapasaya mm-hmm. naman niya ako, okay na to, ikilig naman ako eh. Hanggang nagkaanak din sila. Ganyan yung kwento niya. Tapos, dahil hindi naghiwalay din yung si Sarah at saka yung asawa niya, so yung bata kailangan ipaalagaan dun sa lola. Tapos yung lola, hindi pa rin nagbabago. Yun yung nag-aaway, di ba, nung lumalaki si Sarah. Hindi pa rin nagbabago. Nanlalalaki pa rin ang nananlalalaki. Hanggang may lalaki na pinagsamantalahan yung anak ni Sarah. Tapos nagpakamatay yung bata. So basically, yun yung story. So, ang pinapoint out natin dito is, kapag hindi tayo nagdadasal, kapag hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng Diyos sa puso natin, mm-hmm. kunyari, anak, wag muna. Ako muna. Mm-hmm. Kapag di natin pinapakinggan yun, it reminds me of the verse na the devil comes to steal, kill, and destroy, mm-hmm. John 10:10. Mm-hmm. So, ang daming napupunta sa kamatayan na hindi maganda mm-hmm. kapag hindi tayo nakikinig. Kung saan tayo dadalhin talaga sa life na buhay, na masaya, na alam mo yung purpose ng buhay mo. Mm-hmm. Yun. So from there, makikita nila, oh my gosh, kaya pala ang rupok-rupok ko. Kaya pala okay lang sa akin na niluloko niya ako. Ganun. Kahit okay lang sa akin na nag-go-goose siya sa akin kasi hindi pala ako nakakuha ng pagmamahal na hinahanap ng puso ko nung bata ako sa sarili kong tatay. Hindi dahil masama yung mga magulang, mm-hmm. Mm-hmm. pero dahil sila rin, probably sila rin lumaki, maybe worse pa sa'yo. You know, maybe they tried to do better, pero hindi pa healed eh. Yung ganun. So, imbes na napapasa yung blessing from one generation to another, ang napapasa, curse. Mm-hmm. Curse, tsaka mga cycles ng addictions and abuse. Kasi may study na ganun eh, 60% of children who grow up in homes with abuse end up repeating the same sa buhay nila. Paulit-ulit yung pang-aabuso. Alam mo, feeling ko kailangan mo gumawa din ng libro. Ikaw gumawa ka ng libro. Madami kang... Hindi mo na kailangan mag-research. Feeling ko madami tayong masasabi doon. Ikaw na kayo. Gardagulan. 10 volume yan. Diba? Library. Kasi, hindi, kasi ang ganda parang yung book kasi na to, parang mag-guide sa'yo or mag-lead sa'yo na ikaka-okay mo, hindi lang mm-hmm. sa relationship. Of course, sa sarili mo din. Ito yung napansin ko sa book. Kasi, diba? Parang about growth, yes. improvement. Yes. Mm-hmm. Kasi marami rin nagkakatuluyan sila. Okay naman, pero pareho silang di nila alam yung gusto talaga nila gawin sa buhay. Mm-hmm. Kaya nga good example si Janina eh, kasi bata pa lang siya. Ang dami niya nang na-explore, ang dami niya nang na-try. Taekwondo, beauty pageant, you know. And kaya lang ang daming kabataan ngayon,
break up, mm-hmm. luha, mapamatay na. Mm-hmm. Hindi naman, may mga season ang buhay eh. Mm-hmm. So maganda nire-respeto natin yung season na yun. Yun yung gusto ko i-share sa mga kabataan. Kaya gusto ko mamigay ng mga libro sa mga public high schools, ganyan, sa mga helpers, sa mga waitresses, para ma-realize nila, ah, ito pala yung halaga ko, ito pala yung halaga ng buhay ko. Mm-hmm. Hindi pala lahat tungkol lang sa pag-ibig. Mm-hmm. At saka dapat, Ms. Marian, hindi talaga minamadali ang pag-ibig. Nang nagmamadali, nagkakamali, o nadadali. Oo, diba? May sino rin sabi na si Mav, na parang mas okay nang wala kaysa mali. Exactly. Mas okay wala kaysa mali. Red flag. Oo, kasi ang... Dili talaga. Ang mga red flag. Mm-hmm. Meron kasing mga bagay sa buhay, unnecessary pain yung tawag. Hindi mo na sana pinagdaanan kung nakinig ka lang. Mm-hmm. Pero dahil inuuna mo yung kilig, inuuna mo yung ibang mga bagay, lalo kang nasasaktan. Mm-hmm. Ako si Shari. Natuto na tayo. Mahirap yan ha, sobrang hirap. Gusto nga kita itabi kay auntie. Huy! Sobrang gigil mo. Hindi, gusto kita itabi. Sitwasyon mo nun, pa-ICU ko na. Oo, pa-ICU na din ako. Hindi, kasi may... Sige, ikwento mo, Shari. May nangyari kasi nun. Ano nangyari, girl? Para kayo ako ikwento. Sige na! Hindi, kasi... nasa hospital kami. So, meron... Kasama ko yung... Let's say, yung sinasabi ko ang boyfriend ko. Okay. Paglabas ng elevator ng boyfriend ko, may sumunod yung... Hindi ko alam kung ano ba tawag nun. Hindi. Dinosaur. May lumabas na isang dinosaur. Okay. From my past. Ay, wow. So, nagkita-kita kami. My past, naging kayo. Naging kayo? Hindi nga eh. Ayan ang sinasabi ko. Okay. Pero naging awkward. Kredeleserye moment yun ah, Shari. Haba so, na hair mo doon. Naiwan ko sa ground floor yung buhok ko eh. Nung time na yan. Pero at least, masaya na tayo. Babangon. Nagulat si Ate Marian kasi meron na nga akong partner. Pero hindi, kasi may marami nagsasabi sa comment section, isang attorney, hindi po attorney. Ano nga ba? Hindi po. Secret pa? For now? Private. For now. Private lang. Nasa linya na ba si Senator Rafi Tuso? Kasi tinanong ako ng Friday ni Senator Rafi kung may kadate ako. Hindi ko nasagot ng diretsahan ng isang senador. Si Ranette nandyan ba? Ano yan? Nandyan? Si Ranette? Ranette, paki-play nga para magets nila yung episode nung Friday. Para mapanood nilang dalawa. Hoy! Kung ano yung sinagot niya kay Papa. Yung senador na yung nagtanong sa akin, hindi ko na... Siguro na, nag-stutter ka. Kasi natatakot talaga ako kay senator. Takot ako kay senator. Kaya hindi ko siya diretsang nasagot. Pero anyway... Pero obvious na yung answer mo. Hindi ko alam eh. Oh, naging obvious kasi. Pag napanood mo, makikita namin. Ha. Siguro itong isa, hindi lang niya pinapakita. Pero pag sila, si nani, na-prank lang di oras. At itong si tate, hindi ko lang lumabas. Pero nung, Valentine, very safe yun. Kasi yung robust, very safe. Yes. Meron pa yung robust, matindi yun. Pero, po, and sa robust extreme po natin, 140 pesos per capsule. Ayan. Okay. Mura. Okay. Ano, si Shari po ba may kadate na? Uy. May nagtatanong, Shari. May kadate ka na ba? Odette. Ay, Shari, mayroong gusto makipag-date sa'yo. Di makasagot. Si Shari po ba may kadate na? Uy. May nagtatanong, Shari. May kadate ka na ba? Sari, mayroong gusto makipag-date sa'yo. Hindi makasagot. Oh no. Ano, Sari? Meron ka raw? Sabi ni Sari, meron ka ba? Meron pa, I don't know. Wala naman masama. Patatakal mo sa mukot, baka meron kang iniwas sa mga makarinig. Oh no. Wala po. Okay, so meron. Sana. Pakita mo yung picture. Hindi, wala po. Pwede na. Sana, Kita-kita ko eh. Yun lang yung masasabi. Ang hirap magsinungaling sa isang senador. Pero tawa ka lang ng tawa. Tawa lang ako ng tawa.
So, parang at first, parang nag-smile lang siya eh. Wala eh, parang aaminin ko ba? Ano ba? Kasi na-atras pa ito kami. Umatras talaga. Umatras. Pero, alam mo, isa lang yan, Miss Marian. So, masasabi ko, masaya talaga ako dun sa... Aww. Sa partner ko today. Good. Masaya naman. Kasi, sa totoo lang, sinabi ko sa kanya, ang hirap nung transition kasi ang tagal ko nga naging single, parang 7 years. Wow. So, 7 years din ako naging single. Kasi sabi ko, medyo konting adjustment lang kasi correct. Hindi ako sanay nang may nag-aalaga sa akin. Well, siya yeah kasi no, sobrang yeah alaga. Parang sabi ko nga lahat ng love language talaga nakita ko sa kanya. Wow. Lalo na yung acts of service, quality time, physical touch. Ingat-ingat ka sa physical touch. Kasama na yun, Mia. Words of affirmation, siya yung gift-giving. Lahat. So, lahat naman na, ano. Sabi ko nga, never sa buong 30 years ko, never kong na-experience yun sa isang lalaki. Wow. We're happy for you. Yes. The love you deserve. Din. Kasi, syempre, nanggaling din ako sa 9 years and very toxic yung relationship namin, di ba? Mm-hmm. And ngayon, parang na-compare ko na kapag nilet go mo yung toxic sa buhay mo, may dadating. Sabi ko nga, Miss Marian, di ba, sabi ko nga sa mga netizens dati, kapag may nawawala sa buhay mo, ibig sabihin, naglalagay lang ng puwang para doon sa bagong dadating. Correct. Yes. Di ba? Para may space sa dadating. Correct. Oo, kasi yung iba hindi nagkakaroon ng space. Mm-mm. Para akala nila, pag nag-stay itong isa, may dadating pa na isa. Hindi nila alam na kailangan kasi may space, may aalisin ka para may pumasok. Tsaka ang ganda nung sa'yo kasi hindi ka rin naman nagmadali, diba? Me as in, ano ba, parang sabi ko nga, ano ba yun, magpapasko na naman at bagong taon. Correct, ako. Pero feeling na ganyan, diba? Ah. Humabol siya nung last year. Ang galing. Oo, ang hindi galing. Ko, very unexpected talaga. Sabi ko, hindi ko naman ina-expect talaga na mag New Year and Christmas ako na may boyfriend talaga. You know? Yes! Yes! And naalagaan naman. And medyo nagtampo siya doon sa video. Kasi oh, ayan, bumawi ka naman kami. Parang dinenay ko daw siya, pero hindi ko naman siya dinedenay. Tinawanan mo. Alam mo, sinabi ko, alam naman sa Bardagulan na meron akong jowa. Tsaka bawi-bawi ka na ngayon, Mi. Yes, pero yun nga, ang sinasabi ko lang din, kasi diba Miss Mari, ang tagal ko din naging single, hindi ko din minadali. And parang, good job ka din. Syempre, in-assess ko din muna kung kakayanin ko ba na makipagrelasyon ulit. Kasi ayoko naman na pumasok dahil lang sa syempre, ang tagal ko naging single. Gusto kong itry. Actually, ayoko nga talagang pumasok sa relationship. Kaya lang sabi ko, okay naman siya. Hindi ko minadali eh. As in, tas, sobrang smooth lang. Walang... That's when you know you're most ready, no, for the relationship. Yes. Kasi healthy na yung mental space mo. O, parang wala akong fina-force na connection or chemistry. Natural. Oh, very natural. Parang best when it's unexpected, no? Because you're not forcing. Lang. You're not forcing ganda anything, di ba? Wala. Parang sobrang calm lang ng feeling. Parang wala akong fina-force talaga na any chemistry. Hindi ako pinapaasa or wala po tayong pinaparinggan. Hindi po tayo, ano yun? Alam, kumbaga may direction. Hindi yung paligoy-ligoy. Ganda. Mm-hmm. Dapat ganun. Dapat ganun yung hinahanap ng mga babae. Clear, intentional. We inspire to have your relationship. Diba? Oo. Kasi ayoko rin, may mga iba na nagparamdam, pero alam mo naman na... yung tawin yun. Ikaw na talaga, Shari. Ikaw na. Diba? May mga nagparamdam. May mga nagparamdam, pero alam mo na... Nagparamdam lang? Sinungaling, ah? Nagparamdam lang, ah? Hindi nga nagparamdam yung isa? Hindi nga nagparamdam yung dinosaur? Hindi nagkape? Hindi nagkape? Hindi nalikan sa leg? Huy! 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 Nanonood! Exposed! Hindi yan. Busy siya. Busy, ah. Sige, busy. Huy! Napahuy siya. Dumaan lang, oh. Ganun pala daan sa'yo, no? Sarap pala dumaan sa'yo. May libre nga, no? Okay. Sayaw. Yung kasi, hindi naman kasi clear kung ano meron yung... Meron ganun, di ba? Ang daming ganun ngayon, friends with benefits. Mm-hmm. Tapos... Alam mo, actually, hindi ko magets yung pag-ibig ng mga Gen Z ngayon. Oh, Gen Z pala siya. Oh. Yung friends with... You've heard of it, yeah? Mm-hmm. Friends with benefits na you are... It seems like you're together, but you're really not. Hindi kayo... Hindi kayo committed. Ganyan. You just like the company, the physical aspect of bakit the relationship. Bakit kayo may mga ganong partner or babae parang there or are some na are too scared of the commitment kasi parang they want to enjoy it muna. Pero some of us don't really follow that
understanding of a relationship. Sa akin naman, I think communication, clear understanding is most important. Right, so that you trust the person as well. Parang, that's so hard emotionally if you know that you're just friends pero walang security or parang... Oo, meron kang makikita pa sa mga dating apps. Diba? Married, I'm married but we have an open relationship. As if na parang napaka-fun na ganun. So... You're just allowing yourself to get hurt nga eh. Exactly. Diba? Minsan, iniisip ng mga babae, ah, pag pumasok ako sa ganitong relationship, okay lang, safe to. Hindi kami, walang commitment. Pero in the end, magugulat sila. Akala ko, pumasok ako dito para hindi masaktan. Pero bakit mas masakit pa? Kasi, andun yung attachment. Tsaka women, women are not designed. Every woman knows, nakuha ko to sa isang libro, every woman knows that she is not disposable. Her design is not to be, parang ayoko na sa'yo, iba na. Hindi ganun ginawa ang isang babae. Gusto mo ba magtaka? Wala. Huwag ka na yung mga dili. Ikaw naman, mahal na mahal kita. Masads muna. Masads. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Dili na yung magtok. Okay. Huwag ka mag-alala. Pati yung Alex. Pag namatay ka yung cellphone mo, ilalagay ko sa kabaho. Alam mo yan ah. Oo. O gusto mo ilalagay ko o sisirain ko? Sirain mo na lang, Vi. Sirain mo na. Hindi pwede. Alam mo, kagabi magkausap kami kasi ni Madam. Mga madaling 12, past 12. Sabi ko, dili talaga pwede makita ng mga jowa namin yung mga cellphone? Yung conversation namin. Ah, okay. Dili. Ipapalapit ko na nga siyang ano eh. Mama, put yun eh. Uy! Uy! Ay, hindi. Kasi, hindi naman nila alam yun. Kasi may crush kami. Actually, mas crush niya. Uy! Talaga ba? Hindi ko napigilan. Nag-comment ako eh. Ito ba? Nag-comment ako, Mi. Totoo ba? Mas malupit ka. Oo, syempre. Hindi niya nga nilike eh. Busy nga siya. Mm-mm. Kasi may crush kami. Pero, casual lang. Happy crush lang. Oo. Mabait din naman siya. Na-meet na namin. Naging grabe guest. Grabe naman yung comment. Hindi ka napigilan, sorry. I'm so sorry. Ayan. Pero, alam mo, Janina, ikaw ba, na... kapag kunyari may nanligaw sa'yo, ano yung una mong titignan physical? Or hahanapin. Physical muna. Kasi aminin natin, physical talaga ang unang yun ang titignan. Una mong makikita eh. Tanggalin muna natin si Andres Mula. Tanggalin muna natin si Andres Mula. I guess besides having a clean look, siguro that they look like a strong person because I want them to be strong for our family din. Yung parang... Gusto mo mukhang alpha. Yeah, not too like, parang has to be some gym junkie or anything. Pero I think kasi, at least, sometimes they say, diba, you like the man for you to be in a way like your father. For me, it's, I see my father, he does a lot for our family in terms of physical work. And so, I hope that will be also replicated in that person. For you, I don't know, just really like clean and... tall-ish. Well, that's easy because I'm quite petite, pero... Yung ideal man mo, parang dad mo. In a way. I think in some element. I mean, you know. Strict ba ang mommy and daddy pag... dating sa ganyan? When I was younger, pero I think now, they acknowledge na with my age being 20 now, okay na. Like, they're not strict anymore. So, okay lang kunyari. I mean, they'll say na, okay na. May mga na. Sharks na... But they will always be... watching out for me and making sure it's the right person. They'll always share their advice, but they wouldn't force anything on me. Kasi syempre, Miss Universe, diba? Sino ba so? Si jowa ni Samilby. Katriona. Diba, nakabing with ng Samilby. Tapos, ay, isa din yung jowa ni ano? Ni Pia Words pa. Oh, yeah. Si ano? Ang pangalan? Jeremy Johnson. Daddy or? Grabe! Huwagin mo talagang daddy. Oo, grabe talaga yun. Diba? Pero sa kanila, tiga mo tumatagal talaga ang relationship. Matagal na din si ano, diba? Marami siyang naging boyfriend bago si Jeremy ata eh. Si Pia. May showbiz din, diba? Parang si Marlon, diba? Yung racer. Uh-huh. Ay, oo nga. Marami siyang naging boyfriend, actually. Kasi ang hirap din nun, syempre yung pressure din sa'yo, Miss Universe. Kailangan mong humanap din, of course. Pag boyfriend, kasi parang feeling ko yung guys, lalo na pag nasa pageant yung girlfriends nila, parang na-intimidate ata sila. Kasi nga, parang hirap pantayan.
Pwede. Sa bagay, oo. Mm. Siyempre, laging, di ba, eh, may mga days na yung guys parang ayaw mag-ayos. Mm-hmm. Di ba? Pero yung girlfriend mo kasi kailangan, kasi yung title niya, so kailangan makaayos. Well, that's probably another thing for me is that they're just a simple person as well. Ayoko din na puro forma parate. Mm-hmm. Oo. Ah, okay. I just want to see a genuine person. Nakaka-touch tong batang to. Mm-hmm. 21 ako, hindi ako ganyan mag-isip. Ako rin. Ganyan. Ako rin. Oo. Mm-hmm. Landilag agad yun nasa isip. Landi ako. Hindi talaga ako yan. Siya kayo naliligaw sa akin. Correct. Ang tagal ko mag-graduate. Nalis na ako dito. Si Janina hindi. Iba yung goal siya talaga. And 5 years from now, nakikita niya yung sarili niya na magsasettle na. Maybe too fast. I think when I was younger as well, I always said 25, 26. Pero as life goes, you never know what to expect. So, pray na lang na I'm at good balance. I don't know in what way. Kami nga, di ba Ate Marian, sinabi din natin sa self natin yung mga 25, 28. Correct. Pag-settle na kami. Kaso hindi. Oh, that's right. Antin na ang version, wala pa din. Kora! Di ba? Pero... Sabi nga ni Ate Marian, kapag nag-antay ka. Mm-mm. Oo. Tsaka may reward. Tsaka ang dami ko nakakausap na married na hindi happy. Uy. Mm-mm. Wanted sa radyo fields. Mm-mm. Wanted sa radyo. So, yung... Tanungin kaya natin si Garrett kung masaya pa siya. Feeling ko masaya siya. Mm. Masaya? Parang hindi siya masaya nung sinabi ko kung ano yung binili niya para sa akin. Kasi ako na-decide. Masaya siya, Mi. Masayang masaya. Sana. Masayang masaya. And ate, yes, my dear. Anong mo pala? Anong opinion nyo about sa 299 pesos na engagement ring? Yan yung kumakalat. Nakakaloka na yun. 299 pesos. Yes, na engagement ring. Engagement ring. Ay, hindi niya ta alam. Because there was a post circulating around Facebook that a guy gave his long-time girlfriend back. Yes. Long-time girlfriend for 9 years, a 299 pesos engagement ring. So the girlfriend was ranting and posting around social media that she was so mad because she was given a 299 pesos ring. Mm-mm. So what's your take on that? The engagement ring and the amount of the engagement ring. I honestly don't think it's that shocking. I don't know. For me, it's just a physical object to show your love, diba? As long as that person is totally committed for a lifetime, it doesn't matter how much that ring costs. I don't know. Nakakatawa itong bata. Surprised. Mixed, di ba? Yung reaction din ng mga tao. Yes. Kasi ang sinasabi naman nila, kasi hindi nila kilala both people. Yes. So they cannot really... At the same time, if maybe that person knows of what that person has been waiting for, if that woman has been wanting a beautiful, more expensive ring for a long time, if you are really a thoughtful partner, you would... try your best to fulfill that. Oh, yeah. Pero if you really couldn't give it financially, I think love is more important in the end. Mm-hmm. Kasi tama yung sinabi niya din. Kumbaga hati din yung opinion niya. Na syempre kung talagang gusto mong ipakita talaga. So, baka kasi may story behind it. Bakit ganun? Oo, para ang sinabi naman niya is breadwinner nga siya. Mm-hmm. Pero nag-break na sila eh. They broke up because of the posting, because of that issue. Pero, ikaw Ate Marian, anong take mo doon? Para sa akin, importante kasi yung words ni Janina, yung sinabi niya na this is the best that I could give. Para sa akin, as single people, ang responsibilidad natin, even before meeting the one, is to try to be the best version of ourselves. So, kunyari, yung babae, ito, ginagawa ko lahat to be the best version of myself. Diba? Kunyari, parang beauty queen levels na siya, kagaya ng sinabi ni Maricel na, yung lalaki may intimidate yan kapag beauty queen levels na. So, the more that the woman takes good care of herself, yung lalaki rin, step up, best version of himself din. I think yun yung best gift din for children, di ba? They will have the best version of their mom and their dad. So, pagdating dun sa situation na yun, ang tanong nga, based dito sa commitment at responsibilidad na papasukin mo, kuya, ito ba talaga yung best?
you get what I'm saying? Mm-hmm. Ito ba yung best? Kasi siguro yung girl, every woman kasi feeling ko, ginawa yan ni God na alam niya deep inside, ito yung dapat na pagtrato sa akin. Maganda, maayos, pinapahalagahan ako. Kaya siguro parang umalma siya na, teka muna, 9 years. Mm-hmm. Tapos bakit ganito? Bakit ganito lang? It's not about being materialistic, pero siguro hinahanapan niya more effort. Mm-hmm. Yung investment, kasi dun mo makikita yun eh, yung investment na gusto ibigay ng lalaki, kaya niyang ibigay yung best. Ito ba yung best? So, very important yun. Hindi lang yung parang sisihin yung lalaki na ano ka ba naman, bibigay ka ng mag-engage-engage ka, tapos ito lang yung kaya mong ibigay. Mm-hmm. Teka muna, ikaw mismo bilang babae, did you work on being your best also? Mm-hmm. To deserve the best? Parang it always goes both ways. Mm-hmm. Garrett, I think I'm the best. Shout out, happy Valentine's. Pwede, tsaka ano ha, may mga babae kasi na tinitignan lang yung pagiging toxic ng mga partner nila, pero hindi nila naiisip na toxic din sila. Kaya ako nilagay din sa book yun. Parang yung may mga babae na, dapat intindihin mo ako, dapat ganito, pero hindi naman nila naiisip na naiintindihan ba nila yung partner nila. Nakakatuwa nga kapag pinamimigay ko yung libro, bigla naman makikita ko. Kunyari, binigay ko kay Ate Lady Guard. Mm-hmm. May kailangan kong minaiwan ako dun sa store. Pagbalik ko, nagbabasa yung staff na lalaki. Mm-hmm. So, marami rin lalaki na marupok. Totoo. Oo naman. Madami din talaga. Kaya kailangan alagaan natin ang puso ng isa't isa. Oh. And for me, pinakamaalagaan natin yon if nagpe-pray tayo. Kasi si God yung nakakita ng puso ng bawat tao eh. So alam niya kung ano yung best for every person. So itong book ate, hindi lang siya pang babae. Tingin ko matututo rin yung mga lalaki. Interesado sila eh. It goes both ways. Kasi, that's good. Because I feel like the males nga don't talk about their feelings and emotions as much. So to break that barrier or... for them to learn as well. Oo, yung mga lalaki kasi hindi diba, sila. Pero yun nga yung sabi ni Alvin about dun din sa issue na unang-una, bakit ka papasok sa marriage kung hindi mo pa kaya financially. Exactly. Mm-hmm. Tapos breadwinner ka. Mm-mm. So, diba? Tsaka isa pang, ano, ang ganda ng point na yun, yung isa pang kailangan i-consider sa pakipagrelasyon, teka muna, maayos na ba yung boundaries mo? Mm-hmm. Kasi minsan, lalo na sa culture natin mga Pilipino, parang lahat na ng sweldo niya, sa pamilya niya, alam mo yun? Wala nang natitira. Yung parang hindi nagawa ng kunwari ng magulang yung pag-provide na pasa sa anak. Tapos yung anak, hindi na siya makapag-asawa ng maayos kasi ang dami niyang kailangan gastusan. So, yung mga bagay na ganun, kailangan a single person, matuto ka rin eh. Kailan ako mag-know? Kailan ko naman pa-prioritize yung mga sarili kong pangarap? Kasi minsan, hindi tayo marunong mag-know. So, ang daming tao, hindi rin natututo maging responsable para sa sarili nilang buhay. Minsan, saliwa yung definition natin kung paano ba magmahal. Mm-hmm. Diba? Minsan, magmamahal ako, gagawin ko lahat, magpapakamartir ako. Diba? Mm-hmm. Parang, pero hindi eh. Minsan, ang pagmamahal, pag-know. Kasi kailangan mo mag-grow up. May sarili rin akong buhay. Ang daming enmeshed relationships. Mm-hmm. Puta tayo sa psychology. So, maraming enmeshed relationships na hindi makapag-desisyon apart from family of origin. Kasi wala nakitang boundary sa magulang. So, siya rin, wala siyang boundary. So, paano na? Mm-hmm. Ate, paano ba makawala sa isang toxic na relationship? Paano? Yeah. Yung point mo kanina, Shari, na... kapag may nag-o-occupy, lalo na relationship, diba, ino-occupy yung buhay mo in such a big way. Mm-hmm. Pero pag naging bakante yon, parang mamatay na ako. Mm-hmm. Kaya importante, masaya ka muna eh, bago ka pa makapag-relasyon. Kasi kahit, even if maghiwalay kayo, okay ka pa rin. So, paano makakumawala sa isang toxic relationship? Pinanggalingan ko na yan. Mga bagay na nakatulong sa akin is... lalo na kapag they're physically abused na ng partner nila. Oo. Mm-hmm. Yes. Kailangan distance. So, kailangan talaga magbigay ka ng oras na hindi kayo magkasama, mm-hmm. na mag-isip ka lang, na magdasal ka lang,
by yourself, tanungin mo si God, ano po bang gusto niyong gawin ko dito? Pero minsan, yung mga babae kasi, bigyan niyo po ako ng sign. Eh, black eye ka na, gusto mo pa ng sign, girl? Ano bang sign hinahanap mo? Kitang-kita natin, you know? So, look at the natural signs. Ano yung mga natural signs? Abusive ba? Addicted ba? Babaero ba? Wala ka nang kailangan hanapin pa ibang sign. Huwag ka nang mga paru-paro, mga bulaklak na gantong kulay. Lumayo ka natin. Yes. So. Kasi, kawawa yung mga magiging pwedeng anak ninyo. Mm-hmm. Kasi kahit sila pwedeng saktan yung abuse na yon na mapapasa sa kanila. So, well, actually, ginagawa ko to para sa mga bata eh. Na preventive yung ginagawa ko. Iwasan yung mga relasyon na hindi healthy para sa mga bata. Kasi napakaraming bata ngayon lumalaki sa pamilya na hindi sila naaalagaan ng maayos. Mm-hmm. Walang oras yung magulang, sinasaktan sila, hindi sila nakakapag-aral ng maayos. Tsaka studies to ha, na yung mga bata na hindi maganda yung relationship sa parents, pag tumanda na sila, yung mga sakit like cancer, diabetes, hypertension, yun yung nararanasan nila. So ito yung mga bagay na iwasan natin tsaka gawin nating mga singles for our future children, God willing. Janina, ikaw, ano naman yung maipapayo mo sa mga listeners and viewers ngayon, especially yung mga mommy or yung mga babae na nakakaranas ngayon ng pang-aabuso? They're physically abused, emotionally abused by their partners. I would say you have to be honest with yourself. You know, it's not, I know self-love is kind of a statement that's fluttered around. But honestly, to be a good person and a kind person to other people, you reflect that when you're doing that to your own self. It's not good for your partner either for you to allow them to be hurting you. And it's not sustainable for you as a mother or even just as a daughter, as any person in society, to be allowing yourself to be hurt that way. So, as hard as it is, you have to let go. You know, sometimes, in some circumstances, I think in all relationships, though, it's circumstantial. Pero in some relationships, you can endure it because relationships can be challenging. Pero at a level of abuse, I think that's at a point that you've got to say no, as Ate said. Masakit. Siyempre, mahirap. Kasi madami tayong listeners and viewers ngayon. Nahihirapan na sila sa pang-partner nila. Kaya lang wala silang choice kasi may anak sila. Diba? So, hindi sila makapag-decide on their own. Oo. Kasi, of course, pag nagde-decide sila, kasama yung bata. So, may mga ilan dito na until now, tinitiis yung pang-abuso ng mga partner nila. Kasi wala silang choice. Hindi nakadependent sila dun sa mga partner nila. And, of course, natatakot sila na humantong sa broken family. The first step will be really hard because you're already comfortable in that relationship or for say financially reliant on that person. Where you take that first step and it'll start a much healthier relationship for you. And you can grow. You can find another way to live a sustainable life. Oo. Hanapin nila yung story ni Bettina Carlos. Ganun din siya. Single mom din siya. Pero alam niya, hindi siya nasa healthy na relationship. Kahit sobrang hirap, umalis siya. Tapos matagal siyang naging single until the right one came along. So, hindi naman huli ang lahat. Pero hindi talaga sagot yung magstay sa isang abusive relationship. Alam niyo, ikigess pa natin ulit si Miss Marian. Kasi sobrang bitin talaga eh. Mga 10 epi. Yung pa-series na dapat. Hindi, ikigess pa natin siya, di ba, para sa ano natin, sa Holy Week special din natin. Makakasama din natin si Miss Marian. Pero Miss Marian, baka pwede mong invite din, of course, yung ating mga listeners and viewers na paano ba ma-avail ang book. Thank you. So, kapag pupunta kayo sa page ko, sa Instagram ko, or on my Facebook, makikita nyo dun yung mga links. I offer a free ebook. So, kung gusto nyo basahin lang sa telepono ninyo, pwede nyo basahin dun. Kung gusto nyo ng hard copy, pwede rin naman mag-order. Kung gusto nyo supportahan yung cause na to, yung advocacy na to, lalong-lalo na para sa mga kabataan, sa mga single ladies, para maiwasan yung mga pamilya na toxic, pwede kayo mag-sponsor ng printing ng libro. Kasi marami tayong mga kapartner na pwede nating pagbigyan ng mga public high schools, mga working students, or yung mga servers. Bibigay lang natin sa kanila. So, just feel free to reach out to me in any of my social media pages or my email, marian.mencias@gmail.com.
Tapos, pwede na tayong mag-usap from there. I also have a program for single ladies called Far More Precious Than Diamonds Club. Ito naman, pinot up ko to para sa mga single ladies na gustong iwasan ang maging marupok at ispend yung energy nila sa mga mas healthy na bagay. So, yung mga girls dito sa program ko, yung iba nakapag-apply na sa studies abroad kasi yun talaga yung gusto nila. Mm-hmm. Yung iba nakapagsulat na ng libro. Yun. So, yun yung purpose niya. So, if you're interested in that, it's also in my pages. Yun yung magkakasama tayo for 9 months para you give birth to God's dreams for your life. Oy! Maganda yan, ha, Miss Marian. So, pwede silang mag-inquire sa, nasa screen po ninyo, mga kapatid, kung saan nyo pwedeng matawagan or ma-reach out si Miss Marian kung interesado po kayo sa program na to. Yan, lalo na sa mga kailangan talaga ng ganyang program, Miss Marian. Yes, yes. Diba? Paano kapag OFW, Miss Marian? Yeah, maraming girls na nag-join. Mayroong girl from Canada, may girl from London. So, pwedeng-pwede sila mag-join. It's a coaching, mentoring program para malaman nila yung purpose nila, yung strengths nila. Kasi nga, ang buhay mo, parang vacuum yan eh. Pag walang laman, in love na lang ako, in love na lang ako. Hindi eh, minsan yung vacuum na yon, yung space na yon, para siya sa mga pangarap mo, para siya sa growth mo, para siya sa maturity mo. So, yun yung gusto kong matutunan ng mga girls habang single sila, para mas maraming maiwasan na problema na hindi naman talaga dapat problema. Tandaan niyo yung sinasabi ni Ms. Marian, kailangan kasi sa pamilya mahalaga yung pag-alaga ng isang nanay at tatay. So kailangan maging maayos ka muna bago ka pumasok sa isang relationship, dahil hindi ang pagpasok sa isang relationship, hindi lang yan yung mga gusto mo lang ng ganito, gusto mo lang ng ganito. Isang, lalo na kapag kasal ang usapan. Correct. Diba? Yes. So, yes. Tutulungan tayo ni Miss Marian sa mga nais po or interesado po. Ayun po, nasa screen po ninyo. Of course, pwede rin kayong mag-message sa kanyang official Facebook page and also sa kanyang Instagram and sa email. And Janina, una sa lahat, isang malaking karangalan din na makasama ka dito dahil sa mga susunod na araw, makikita na kita sa TV. I know. Diba? Sa TV na. And we're hoping na maiuwi mo ang corona. Amen. Thank you. Diba? At napakabuti mong tao, napakabuti mong bata. At ramdam na ramdam namin na very transparent ka sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. Napakabuti mo. Baka gusto mong i-invite yung ating mga netizens na supportahan ka sa darating na pageant. Yes. So, on May 18 is our preliminary round. May 22 na po yung final coronation. But you'll already see me sa Feb 18 this Sunday sa press conference presentation of the candidates. Ayun. So, mga kapatid, supportahan natin si Janina sa darating na January 18 and sa kanyang mga susunod pa na pageant. Sa susunod pa na sa Coronation Night, supportahan natin sa Janina, Miss Universe Philippines Sydney, Janina Louie. Ayan. Baka gusto mong ano din i-promote yung Facebook page and Instagram para sa mga nais magpadala ng pag-support sa iyo. Yes, I'd love to connect with you all. My Instagram is Janina Louie, JeninaLui, and that will be the same for Facebook as well. I do some TikTok sometimes, occasionally, and so I'd love to meet you all as well through social meds. Ayun. Thank you very much, Janina Louie, and Ate Marian. Thank you very much. Igagas ka ulit namin. Yes. Kailangan namin ng love advice from Ate Marian. Congratulations na agad. Miss Janina. Congratulations sa love life mo, Sherry. Thank you very much. And mga kapatid, maraming salamat sa lahat po ng mga sumuporta ng Wanted sa Radyo Hanggang Bardagulan serye. And ako po muli si Sherry Raman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Siyempre, kasama natin ang Sisters Sanitary Napkins and Panty Liners. Sisters Feminine Care, stand proud, you are one of your sisters. I love my sisters from Megasoft Hygienic Products Incorporated. At siyempre, ang Robas at Robas Extreme, pati na rin ang Fortune Pay. Maraming salamat po. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Serye.